Okay, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat at kinagagalak po namin kayong makasama ngayong araw para sa ating lecture series po, no? Na ito po ay isa sa mga huli ng ating lecture series po. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin at susundan na rin po ito ng ating National Anthem, MPC Hymn, ASEAN Hymn, and yung ating pong quintessential song na Pagani. Yun po, tayo po ay i-silent po muna natin ang ating mga bagay sa paligid natin at tayo po ay pumunta sa ating panalangin. Our Heavenly Father, we thank you for your abounding graces. We invoke your presence in this gathering today and pray you to imbue us with your love and guide us to express that love in terms of faithful concern for our fellow men. We thank you for the memory of Dr. Jose Rizal, who has been inspiring us to serve our country unselfishly. We thank you for the wealth of wisdom he has left for us to cherish and propagate. Grant us courage and strength to live up to his ideals and to persevere when the road is dark and thorny and seemingly endless. Teach us, O Lord, that life is not a race for wealth and power, but a career for noble living. Not unto us, but unto you, O God. Be all glory and praise, now and forever. Sintang
kami ng mithiin sa saan mamapat at ay hindi mapapatapat kung noon na iyong ika'y ang magsisilbing kamay. Politeknikong kolehiyo ng Marikina teknikal na edukasyon ginihal mo rina. Politeknikong kolehiyo ng Marikina talino ko'y tinaanday puro may pag-asa. Sa iyong damdamin ipamalas ang angking galing. Tumayo mong tapang harapin ng buhay akapi ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ang kinabukasan. Dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabago panahon. Halina't hawakan ang aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo
sa pagpapandal. Wala sa Diyos ang sandat at kamay. Buhay natin isulong at igawan na gandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo. Bungin ang kinabukasan. Okay po, magandang umaga po ulit sa ating lahat at maligayang araw ng mga bayani. Welcome po sa ating lectures, Rizal Lecture Series. Ngayon pong araw, ang pinangalan ng si Rizal sa bawat individual sa pagbuo ng maunlad na lipunan. So bilang pong panimula, pag-welcome po sa atin dito, tinatawagan ko po sa si Mr. Virgilio M. Barcena, ang aming head sa Social Science and PE Department. Sa mga mas nagpaaralang, sa mga dakilang guro, sa mga masisipag na kalahok na naririto ngayon, gayon din sa mga masisipag na pamuluan na naging dahilan ng ating pagtitipon ngayong umaga. Sana kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan at nananatiling ligtas sa ating kasalukuyang dinadanas na pandemya. At masaya ko kayong binabating isang magandang araw. Ako po si Ginoong Virgilio Magsisi Barcena, ang kasalukuyang head ng Social Science at PE Department na siya ring OIC Director ng NSTP Department. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin upang magsilbing pambungad na salita ninyo para sa okasyong ito. Tayo po ay narito ngayon sa huling yugto ng webinar na ito upang tayo magkaroon ng dagdag kaalaman. Isang dagdag kaalaman na iniuugday natin sa bayaning sigat Jose Rizal. Si Rizal ay kinikilala natin bilang pambansang bayani. Isa siyang Pilipino tulad natin. Siya ay nabiyayaan ng kakaibang talino at galing na kanyang ginamit hindi para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng maraming Pilipino.
galing at talino, at tapang na naging sanhi ng kalayaan ng ating bansa. Ngayong araw ay kinikilala nating araw ng mga bayani, ngunit maari rin tayong maging bayani, okay, sa sarili nating pamamaraan. Hindi man lahat tayo ay kasing galing at kasing talino ni Rizal, subalit ang bawat isa sa atin ay may sariling angking talino, galing at mga kakayahan. Mga bagay na madalas nating hindi nabibigyan ng pansin. Subalit ang bawat galing, talino o mga gawa natin, kahit maliit man o malaki, simple man o magarbo, kung ito ay gagamitin ng tama, ay magdadagdag bilang kontribusyon para sa ikauunlad ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating komunidad, at gayon din ng ating bansa. Tulad ni Rizal, ang kanyang galing ay hindi niya ginamit, okay, para sa sariling kapakanan. Ito ay ginamit upang gumising sa mga mamamayang Pilipino sa katotohanan ng buhay, sa katotohanan ng isang magandang hinaharap. Nagbigay siya ng inspirasyon at tapang upang kumilos para sa kalayaan at sa kaunlaran ng ating bansa. Ito ang nais maiparating ng at galing na tagapagsalita ngayong araw. Naway ang kanilang maibabahaging kaalaman ay maging dahilan upang gumising tayo at kilalanin ang ating angking kakayahan at gamitin natin hindi lamang para sa sariling kaunlaran, kundi para rin sa ikauunlad ng ating bansa. Muli, ako si Ginoong Barsena. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Mr. Barsena. At ngayon naman po ay tayo naman po ay makinig para sa pangunang mensahe po na manggagaling kay Dr. Loreto A. Santos, Knights of Rizal, Chapter Commander sa Marikina City. Isang magandang umaga sa lahat, mabuhay tayong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang araw ng mga bayani, tamang-tama, at tayo ay responde sa ating katungkulan at in my capacity as Chapter Commander of the Order of the Knights of Rizal dito sa Marikina City ay nais kong ipahatid sa kaalaman din ng bawat isa na formal ko na rin kinikilala o binubuksan ang webinar na to at ganyan din ang aking mensahe na tungkol sa ating pambansang bayani, si Rizal, a man of the world. Siya ay isang kilala hindi lang sa ating bansa, kundi halos sa lahat ng mga bansa siya ay ating kinikilala. The great Malayan who crossed many borders and left, nag-iwan siya ng hindi matatawarang marka sa ating mga Pilipino at dahil sa kanyang kagitingan na ipinamalas sa atin, sa marami niyang mga ginawa sa ating bansa at gayon din ang pagkikintal sa mga value o ng edukasyon, the value of education, the love of country, at ang pinakamahalaga, the importance of the non-violent struggle to gain our independence. Napakahalaga ng kanyang ginawa upang matamo ang ating kalayaan sa ating bansa noong mga panahon na siya ay nakikipaglaban. Ang pagtuturo ni Rizal ng magandang kabalian sa ating buhay ay masasabi nating kakaroon sa atin ng inspirasyon upang gawin ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kaguruan, sa ating mga estudyante. Ang kanyang pinamalas na kabayanihan ay siyang nagiging susi sa ating damdamin
upang lalo nating maigtingin ang pagsisikap natin na siya ay ating pamarisan. Si Rizal ay nagmuhay sa ating bansa bilang isang ehemplo, at kung gayon, kaming mga kasapi ng mga Knights of Rizal, ako, ang aking mga kasapi sa Marikina Polytechnic, si Joe, si Sir Jomel, Sir Iwo, at marami pang mga susunod na mga kamiyembro, kami ang aming responsibilidad bilang kasapi ng samahang ito na alaganapin or to propagate to all our kababayan ang buhay, ang mga gawain, ang idealismo at ang sakripisyo na ginawa ng ating national hero, Dr. Jose Rizal. Kung kaya't muli aking hinahangaan ang mga gawain ito, the webinar, sa tatlong araw, nung unang araw, yung pangalawang araw at ngayong araw, sa loob ng dalawang oras, tayo ay natututo, nakikita natin, nalalaman natin, nadadama natin ang ating responsibilidad bilang pagpapatuloy ng mga sinimula ng ating pambansang bayani, Jose Rizal. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, Sir Dr. Loreto A. Santos. Ngayon naman po, tayo na po ay dadako sa ating mga lecture na pasisimula ni Sir Ibo, or si Sir Dibner M. Bautista, Knight of Rizal. Okay po, ito po ay nakafocus sa individual formation. Si Sir Libner po ay isang BSE major in history sa De La Salle Dasmariñas, naging bahagi ng La Salle Green Hills community sa loob ng 26 years basic education program and 3 years sa MPC, 3 years na po siyang nagtuturo sa MPC, at mag-aaral ng kasaysayan. Kasapi nga siya ng Knights of Rizal at patuloy na gumagabay sa mga kabataan tungo sa pag-unlad ng sarili at pagbabahagi ng angking talino para sa bayan. Isa rin po siyang Philippine Studies units, nag-aaral po siya ng Philippine Studies units sa De La Salle University, Manila, Master of Arts in Teaching sa History sa PNU at Master of Education sa FEU Roosevelt College. At isa nga po siyang tunay na mag-aaral ng kasaysayan na ibabahagi ang kanyang kaalaman sa ating ngayong umaga. So, welcome po, Mr. Libner Bautista o Sir Ibo. Thank you, Sir Glenn. Thank you. Mag-share lang ako ng aking slides. Yun, medyo nag-load pa siya. Maraming salamat, Sir Loreto, sa oportunidad na naging bahagi ako ng Knights of Rizal. Isa pong karangalan yun para sa akin at isang katuparan na maging bahagi ng isang malawakang organisasyon at kapatiran sa bahaging ito ng aking buhay. At naging bahagi rin ako ng MPC. Bukod dito, naka-attend din ako ng mga ilang mga series of seminars and webinars na tungkol sa kasaysayan ngayon. Nung medyo nauna ako sa mga, siguro sa mga ilang mga mananalaysay ng kasalukuyang panahon na iba na kasama ko sa MPC, dahil yung aking major ay history pa. No? Sa kasalukuyan, ang mga major ay social science, bahagi na ito ng departamento ng history. No? So, yung ibabahagi ko ngayon ay, yan, bukas ko lang ng aking camera. Yan, hello, people. Sige. Sir Jomel, salamat din sa oportunidad. No? Yung paksa ko ngayon, kung naririnig po ba ako, naririnig naman po ako siguro. No? Yan.
Yeah. Ang paksa ko po ngayon ay si Rizal sa bawat individual, no? Yung pagbuo ng maunlad na pamayanan. Napaka sa loob ng tatlong serye, no, pangatlo na to, ay nabuo sa ating lahat, no? Yung, kung natindan nyo yung serye nung una, pangalawa, ay dinala namin o dinala namin kayo sa paglalakbay doon sa buhay ni Rizal, no? Sa pagkakataong ito dun sa aking bahagi ay subukan nating iugnay naman ito kung paano siya nakilala ng mga individual. Pag sinabing individual dito sa aking panayam ay ito ay tumutukoy sa mga taong nakakilala kay Rizal, sa mga taong nabubuhay sa panahon niya, no? Ang layunin ko dito sa webinar na ito, una ay mailahad ko yung mga piling impormasyon, no? Pili lang kasi marami naman na ibahagi na sa atin ng mga makakasama natin na mahuhusay na nagbahagi ng kanilang expertise, no? Sa bahaging ito. Makilala natin si Rizal batay sa iba't ibang panahon na nakilala sa lipunan. At ang huli ay matanggap na naging impluwensya ni Rizal sa pag-unlad ng mayan sa nagbabagong panahon, no? Nagbabago siya kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod. So ito yung kasaysayan, eh, no? Ito yung panahon natin. Ito yung mga tanong, ano, kilala mo ba siya? Ito, itong larawang ito, no? Alam ko, kilalang-kilala natin siya. Asas, Rizal, sino nga ba siya? Yan. Paano mo ba siya nakilala? Kasi kung paano mo siya nakilala, maaaring yun ang magiging impresyon mo kung sino siya talaga, no? Parang ano lang yan, nakilala mo siya tapos sinubukan kilalaan. Paano mo siya nakilala? Maaaring ilan sa atin ay nagsasabi, nakita ko kasi yung monumento ng Rebulto ni Rizal sa plaza, no? Nakita natin siya, no? Sa plaza, sa mga pampublikong lugar, no, merong bust or yung ulo ni Rizal or iba-ibang Rizal, no, nakatayo, naka formal na, no, may hawak na aklat, no. Ang biro nga nung araw ay wala, sige, babangon 'yan, no. Hampasin ka ng libro pag hindi ka nag-aral, no. Anumang ano, no. So, hindi natin masabi, no. Parang kaya mo nakilala kasi dinadaanan mo lagi. Malapit sa istasyon ng bus yung ano, yung plaza, no? At yung plaza ay mahalaga ang kinampanang papel sa buhay ng mga Pilipino. Kasi ito yung sentralisadong pamahalaang itinayo ng mga Kastila, no, sa pagbuo ng pueblo. Yung pueblo ay alam naman natin na ang Spanish term na pueblo ay town o bayan, no? Ito rin yung pamamaraan kung saan lahat ng mga nasakop ng mga Kastila ay pinababa mula sa bundok at inipon sa bayan, no, para yung control, no, conquered and control, and lahat umiikot dito yung mundo ng kalakalan, mundo ng ano, ng kasi madali nilang makontrol kasi konti lang ang mga Kastila at madali ito. Ang isang halimbawa nito ay ang Intramuros, ano, yung walled city, no, isang sakludong ba lugar kung saan nandoon yung mga mamamayan, pamayanan. Ang larawan sa loob ng classroom namin ni Rizal, may larawan, no? Hindi niyo ba napansin nung kayo nag-aaral, no? Kung kayo ay kapanahunan ko, mga babe, mga ano bang panahon namin. So, panahong nagsimula ang bagong lipunan. Yun na lang ano yun natin. Panahon ng ano, matapos ang martial law. Yun yung panahon ko. Pero hanggang ngayon, ano, merong larawan ni Rizal sa mga classroom. Hindi ko lang alam kung meron pa rin siya sa tertiary, sa MPC meron yung paboritong classroom namin sa GS building, malinis na malinis na classroom. Kinisbet at ang classroom niya. So, nabasa ko siya sa aklat ng kasaysayan na sinabi sa akin ng guru, basahin mo to. Yung kalendaryo. No, pula kasi sa kalendaryo, eh. Kaya nagtataka ako, bakit pula? Eh kasi kamatayan doon ni Rizal yun. So nakilala mo si Rizal. At syempre, yung piso. No, yung nasa likod ko piso. Sige, pakilala. Subukan natin kilalanin, no, sa mga simpleng ano. Kasi nadaanan naman to sa mga sumunod na webinar, no. Si Dr. Jose Potasio Mercado Rizal y Alonso Relonda. Napakahaba, ano.
kung magpipil up siya ng biodata at ano, parang hirap, mahihirapan siya kung itong lahat ng ito ay pangalan. Pero ito yung mga sinabi ng mga historiador, no, na buong pangalan niya, doktor kasi si ophthalmologo, Jose dahil deboto yung kanyang nanay kay San Jose, at Protasio dahil yung June 19 ay araw ni Protasio, no? So isina nung araw pag ikaw ay pinanganak, binabata ito sa mga santo para ipapagmisa daw ito ng mga Katoliko, no, sa simbahan, no, nung araw. Maging ako, no, ang aking santo ay San Liberatus, no? Liberatus o Libner, no? Hindi ko alam kung it matters. Sige. Yung Rizal, yung merkado ay dahil sa kanyang lolo si Domingo Lampo, no? Si Domingo Lampo ay isang Chino na mangangalakal, at ang salitang merkado ay market. Ito yung kanyang buhay. Kasi noon, napilitang magpalit ng mga pangalan ng mga Chino. Kasi sa direktiba ng pamahalaan, na kailangan ang pangalan mo ay sounds like Spanish or Espanyol para hindi ka sinong makilala. So yung iba-iba, nagkaroon ng mga fusion, no? Yung Kowangko, no? Ito ay Ko, Huang at Po, di ba? Mga Chino. Kasi mga Chino talaga ang mga magagaling sa business. At sila yung ano, no, nung naiwan yung mga insulares, kasi wala na yung mga peninsulares, yung mga original na mga galing Espanyol, yung mga anak na lang nila naiwan, wala silang mga business. No, hindi sila magaling sa business. So ang ginawa nila, inasawa nila yung mga Chino. At nagkaroon sila ng business, nagkaroon sila ng property sa Pilipinas. So, si Rizal, gumamit din siya ng pangalang Rizal dahil naitago dun sa mga pag-uusig sa pamilya Mercado, sa pamilya ni Pasiano, no? Dahil na-associate sila kay sa bitay kay Padre Burgos. No? Si Padre Burgos ay guro ni Pasiano. No? Si Kuya Pasiano, ang nag-iisang kuya ni Rizal. No? Alonso, dahil ito yung apelido ni Chodora Alonso, ni Doña Lolay. Relonda, ito yung ninang. Magtataka kayo, bakit kasama pa yung Relonda? Kasi yung Relonda, nung araw, pag naulila ang mga, madali kasi maulila ang mga bata, eh. Kasi unang-una digmaan, pangalawa, meron mga epidemya, pangatlo, walang ganung kasiguridad kung mabubuhay ang bata o ang pamilya, so may iwanan ng anak. So yung mga ninang ang sumasagot, ninong, kasi nga kaya pangalawang magulang, ito ay bahagi ng kulturang Pilipino, no? So ito yung si Rizal ay nakilala sa pangalang Laonlaan, no, at Dimasalang, no? Yung Laonlaan dun sa kanyang pen name, at yung Dimasalang sa kanyang pagiging mason o bahagi ng isang Freemasonry group, no? Siya isang manunula, ophthalmologo, kasi doktor, manunulat, artista, no? Hindi naman artista na umaarte, pero artista sa larawan, no? Siya ay modelo ni Juan Luna sa kanyang mga larawan. Si isa siyang orador, no? Mahilig nung sa Euros, magbigay ng mga maikling pananalita tungkol sa lahat ng mga bagay. At ang isang sikat na dito ay yung pagkapanalo ng dalawang pintor natin, no? Si Resurrection Hidalgo at si Juan Luna sa exposition sa Espanya, no? Hindi naman dahil sa si Rizal ay walang gasinong salapi o ano, dahil lagi siyang libre, gusto niya na mahilig siya sa mga pagsasalo-salo. Pero dahil limitado lang yung resources niya, ay ito rin yung bahagi kung saan na sinasabi nga ng mga manunulat na kung saan si Rizal ay nakakain ng sapat dun sa mga pagtitipong ito, no? Pero yun din yung bahagi ni Rizal para maipahagi yung kanyang anghing talino. Pintor, sculptor, lahat ito ay mga bagay na ipinakilala sa atin ng mga nakaraang webinar, no? Pero kung ngayon ka lang naka-attend dito, ay maaari mo rin tingnan yung kanyang pagiging magsasaka, kasi nga si Rizal ay naging magsasaka sa kanyang asyenda, sa nabiling lupa sa Dapitan, ano?
manlalakbay, no? Ang dami ng nalakbay na bansa, mga mangibig, no? Yung sasang romantiko kasi sabi babaero daw si Rizal, pero hindi naman siya babaero. Mahal, minahal niya lahat ng mga kanyang nakasama, no? Isa siyang kamag-aral, no? At kaibigan, kapatid, isa siyang ulirang kapatid sa mga kapatid niyang babae kasi bawat uwi niya, meron siyang kasalubong at bagong ideya na binabahagi sa mga ito sa kanilang mga sulatan at ano, anak kasi yun nga, nag-ship siya from being a surveyor, being nag-aral siya sa USTE, pero dahil na naisipan niya na kailangan kong gamutin yung nanay ko. So yun, nagkaroon siya ng pagkakataon para mang ibang bansa at gawin yung kanyang gustong gawin at naging ophthalmologo siya. Isa siyang taong may matayog na na pangarap sa bawat Pilipino. May mamaya tatalakayan natin itong pangarap natin. Okay, so ito ay simpleng pakilala ko lang sa inyo kay Rizal. Kasi depende yan kung, di ba, pag ipinakilala mo ang isang tao, depende sa inyong relasyon. Paano mo siya pinakilala. No? So ito yung pagkapakilala ko kay Rizal sa inyo. Nakilala siya sa iba't ibang panahon. No? May apat na panahon tayong lalakbayin. Pero sa loob ng ilang minuto lang to. No? Panahon ni Rizal, no? Yung 19th century, nakilala siya nung buhay siya. No? Hindi naman siya, hindi dahil nag-post lang siya sa isang social media sa ating panahon. No? Pero paano siya nakilala sa panahon niya? Pangalawa, natapos niya, nung matapos siyang patayin sa, o barilin sa Luneta, yung kamatayan niya, namatay si Rizal. Nakilala siya ng maraming tao. Bakit siya nakilala? Yun, tutuklasin natin bakit. Yung panahon ng Amerikano, yung panahon ng Amerikano, yung tinayo nilang Commonwealth, no? Commonwealth Republic o yung Republika, no? Tsaka yung panahon natin, no? Panahon ng Amerikano, kulang yan eh, / Republika, no? Yun yung mga bagay na nakilala si Rizal. At yun ang dadaluyan ng atin. Sa panahon niya, yung bilang mag-aaral, no? Nag-aaral siya sa Ateneo, nasa Binyan, sa Ateneo, sa UST at sa Madrid. No? Biglang nanulat sa pahayag ng La Solidaridad na nakilala siya dito. No? Ang pagiging may akda ng No Limitanger at El Polibusterismo. Nung araw, hindi naman siya pinaka... ako si Rizal, ganito, ganito. Hindi, nakilala siya, gaya nga ng sinabi ni Sir Arby sa kanyang lektura. No? At maaling pag-iisipan din natin ay sa panahon ni Rizal, hindi naman siya pinakilala sa mga tao, kundi naging sikat siya sa mga lugar kung saan siya naging bahagi. Ano? So, yun yung tinitingnan natin. Una, sa pag-aaral niya, kasi yung una, yung tutorial, kilala siya sa pamilya. Siyempre, pag hindi marami nakilala, labing isa kayo magkakapatid, tapos, di ba? Malaking pamilya si Rizal. Pero nung umalis siya sa Binyan, sa Calamba, at tumungo na siya dun sa Binyan, ibang mundo na yun, ano? Natatandaan ko pa nga na sinasabi niya dun sa kanyang storya na hirap-hirap siyang iwanan yung kanya, ano, umiyak siya, no? Pinapigil siya sa saya ng kanyang nanay kasi ayaw niya, no? Hinihila siya ni Pasiano, hindi, alis na tayo, punta na tayo ng Binyan. Pero dun sa Binyan, ibang mundo na yung kanyang ginalawan dun. Kasi ang nangyari, estruktura na yung institusyon, ano? May isang private institution, ito yung bahay ni Justiniano Cruz. Doon siya nag-aral ng basic. No, nung aral yung ating sinasabi niya yung 3 R's, yung reading. Bakit R's eh, W? Reading, writing and arithmetic, no? Mga Amerikano rin ang nagbigay sa atin ng ganun. Pero yung talaga magsulat, magbasa, magbilang. Yan ay natutunan niya sa Binyan. Oo, natutunan niya magbasa kay Doña Lolay, magdasal, siguro magbilang din. Pero yun yung Latin at saka yung Spanyol.
na formal ay natutunan niya kay Justiniano Cruz. Pero paano niya natutunan to? Sa pamaraan na medyo mahirap na yung pinapalo sa kamay pag nagkakamali. Eh, ito ay bahagi na. Natuklasan ko nga dun sa aking pag-aaral sa Lasal. Ito ay very Lasal yan. Nung araw, nung 17th century, pag pinapalo, may perul. Ang tawag dun, perul, yung maliit na ballpen, parang ballpen na pamalo ng brother. Napalo sa kamay. At ito ay na-adapt ng mga eskwelahan. Ano? Siya rin yun. So, ano yung karanasan niya dito? Una siyang nabully dito. Pero nakita rin niya na itong mga binuli niya talagang kaibigan niya malaon. At habang binubuli siya, nung matapos siya sabihin niyan, pumunta naman siya sa Ateneo de Manila. Ito yung old Ateneo de Manila. Hindi ito yung nasa Katipunan. Yung Katipunan dati, seminaryo lang to. No? Pero dahil nasira yung Intramuros, nilipat sa Katipunan yung lugar, asyenda ng Tuason, bahagi pa rin siya ng asyenda Tuason. Pero ito yung labing isang taon siya dito, pumasok sa Ateneo. Pero hindi rin madugo rin yung pagpasok niya kasi una nagpalit siya ng pangalan, pangalawa, tinanggap siya. No? Binraso rin ni Pasiano ang pagpasok niya sa Ateneo. Pero natanggap siya at natapos siya ng degree ng pagiging surveyor. No? At mula Ateneo, naging tanyag siya doon kasi bukod sa significant yung looks ni Rizal, no, maliit siya, pandak. Hindi yung pandak kasi tangkad, 5'3", pareho, 5'4". Oh, halos pareho lang kami ni Rizal, kaya lang hindi ko kasing taba si Rizal. No? Medyo slim siya. pero yun yung ano niya sa Ateneo. Tapos, napunta siya ng UST. Bakit UST? From Ateneo to UST? Kasi yung UST doon niya nakita yung oportunidad niya mag-aral ng filosofiya. Ituloy yung filosofiya mula doon sa Ateneo. Dito, nakita niya na medyo, and then nag-shift siya sa pagiging doktor, ano? Yung naging faculty of medicine and surgery. Pero ano yung ano niya? Nakita ng mga pare na medyo pinapansin ni Rizal yung nangyayari sa politika, no? At yun, may mga pagkakataon kasi sa kanyang sa ating may mga pagkakataon na nagkakaroon ng clash o pag-aaway ang mga Kastila, yung mga purong Kastila at mga katutubo o yung mga sabi nila Indio, no? Ang tawag nila sa mga Indio. Away ito at ito ay pinapansin ni Rizal. At sa panahong yon nagbabago rin ang panahon ng Espanya. No? Nagbabago yung panahon ng Espanya. Tinitingnan nila yung pagkakataon na may isang tanyag na si Morayta na ibang pananaw sa politika. At ito ay nakikita ng mga pare sa kabataan ng mga Pilipino noong panahon ni Rizal. At silang kabataan. Kaya papansinin mo sa No Limit Tangere, yung storya ni na Placido Pinitente, ng mga estudyante doon kung paano sila nag-organisa, ay bahagi rin ng buhay ni Rizal, no, bilang mag-aaral. Nakilala rin si Rizal bilang manunulat sa dyaryo, sa pahayang solid. Meron siyang mga contribution, ginamit niya ang pen na laon lang sa kanyang mga pahayag. Paano siya nakilala? Kasi mula Europa nagpapadala ng kopya dito sa Pilipinas o nagdadala ng kopya ang mga umuwi dito at nakikilala nila yung mga taong nagsusulat dito. At alam din ng gobyerno, pero bihira sa mga tao sa taas ang nagbabasa ng aktual na propagandang ito. Siyempre, wala nang silang panahon para magbasa nito. Ang nagbabasa nito ay yung mga tao na nag-aaral o nasa gitnang uri o yung mga middle class. No? At ito yung mga kauri. Sabihin na natin, kauri ni Rizal. Kauri sa panahon niya. No? At mula doon sa sinasabi na itong La Solidaridad isang pahayagan, pero nagkaroon din ito ng pagbabago. No? Mula sa isang pahayagan, ito ay naging organisasyon. No?
hindi na sapat na magpapadala lang tayo ng mga sulat. Hindi, dapat kikilos na tayo. So sumasama sila yung mga kabataan, yung mga Hispano-Pilipino na sa mga welga at nakikisangkot sila, no? Maaring nandun lang sila bilang observers o ano, pero nalalaman nila yung nangyayari sa Europa dahil nga nagkakaroon ng mga welga pagkabagong gobyerno ng pamahalang Espanya, no? At ito yung naging ano ng propaganda na nakita nila na hindi tayo bilang nung panahon na yon sila ay bahagi ng Espanya. Tanggap na nila yan sa sarili nila na bahagi sila. Pero humihingi sila ng libertad o kalayaan mula doon sa pagiging probinsya o pagiging bahagi ng Espanya, gaya ng Mexico, gaya ng ibang mga kolonya, na medyo malalaya ang mga nasa alta sociedad. Dito sa atin ay hindi ganun kalaya. Ano? So humihingi sila ng representasyon sa Spanish Cortes. Marami silang hinihiling na bagay na kung saan yung pahayagan ang nagbigay linaw. At dito rin sa bahagi ito ng pahayagan, lumitaw yung mga pangalan ng mga contributor, no? Yan nga yung mga ibang mga si Plaridel sa yung Patnugot, etcetera. Si nilagyan ko lang ng highlight si Jose Rizal bilang Laundaan. Ito ay bahagi ng itong naka-post na to, itong bahaging ito ay yung huli isa ilan sa mga sipi ng Solidaridad kung saan naandoon yung ito yung unang labas ng unang issue at yung last issue niya ito yung unang issue kung saan pinakilala yung mga miyembro na ang kanilang unin ay collect gather libertarian ideas etc political about political science yung mga lahat ng mga ano ng mga signaturang ito ay may mga Pilipino. No, yung salitang Pilipino noon, umusbong sa Europa. Nung una, ito ay sa simbahan sa secularization movement, no? Si Pedro Pilaes, binanggit niya yung salitang Pilipino sa kanyang mga homilya. Nagulat yung mga tao, bakit? Paano? Saan galing yung Pilipino? Kasi nasa Pilipinas tayo. No? At ito, yung salitang yon ay tinanggap ng mga tao, pero iba-iba yung tanggap. Sino ba talaga yung Pilipino? Mga Chino kami, yung mga naninirahan dito o yung mga iba-iba. No, so iba-ibang kaisipan ng mga tao. At iba-iba rin yung take nila sa pagiging Pilipino. Sa huling bahagi nung huling labas ng issue, yun, sinabi ni Del Pilar na yung pahayagan maging organisasyon. So naging organisasyon siya. Pero hindi pa rin nasiyahan si Rizal, umuwi siya ng Pilipinas. Sa panahon din ni Rizal, nakilala siya bilang isang masonerya o isang bahagi ng samahang mason. No? Ito ay isang, nung panahon yan, underground movement sila. O underground. Hindi sila kasi nung lumalantad sa mga kaparian, lalo na kasi binabatikos nila yung simbahan. Pero hindi nila, sinasabi nila na hindi naman dahil sa ayaw nila sa sistema, kundi meron lang silang mga legal na pananaw sa lipunan na hindi nila sinasang-ayon ng ginagawa ng simbahan, no? At ito isang kapatiran, no? Nagtatag din siya ng samahang laliga. So dun sa pag-uwi niya sa Espanya, nakilala rin sila bilang simbolo ng pagbabago, no? At naging idolo siya ng Katipunan. So ito 'yon, no? Yung bahaging ito, ito yung kanyang larawan ng isang mason, pagiging mason. Sinasabi dito na ang pangalan niya ay Di Masalang, no? Hindi mo masalang, no? Maaring ginamit niya to at ito rin yung no limit ang hirin na sinasabi na wag mo akong salingin, no? Pero dun sa no limit ang hirin, medyo kabaligtaran, no? Ang sinasabi ni Rizal na hindi sinasaling ay yung sugat ng lipunan, yung cancer, na itong cancer na ito akala nila nakakahawa. Pero yung cancer na yon ay nakakaawa. No? Hindi siya nakakahawa, nakakaawa. Kasi walang pumapansin, ayaw pansinin. Nangyayari, parang takot na takot tayo. Pero sa totoo lang, kailangan nila ng tulong. Kailangan ng tulong ng cancer ng lipunan. No? Dahil cancer nga, sasabi nila, walang lunas.
oh, walang lunas, pero maaaring masugpo ng konti. No? Panandalian, mga ilang taon, tatlong taon, hanggang umunlad, nagbabago. So, yun yung pananaw na sinasabi ni Rizal na nilantad niya sa atin, na may sakit ang lipunan. At panahon na para atin itong bigyang pansin at solusyonan. No? Or gawa ng paraan. So, si Rizal, nakilala siya dun sa mga nakabasa ng Noli. Sabi nga ni Sir RB, ang sirkulasyon nito ay limitado. Oo, limitado ito. Pero yung mga taong nagbabasa nito ay may mga alipin, may mga kasama sa bahay. No? Halimbawa, yung don o yung may-ari ng lupain, no, na suportado niya yung bahagi rin siya ng mason, ay nakakuha ng kopya nito. No? Binasa niya at kinuwento. Si Bonifacio ay isa sa mga bahagi ng masonerya at siya ay nabasa niya itong aklat na ito at sa kanyang pagbabasa ibinabahagi niya yung kanyang nabasa sa mga Pilipino na bahagi ng Katipunan, no? At yung kwentong bayan na sinasabi, no, naging oral history na siya, so pasa-pasa nakilala nila si Rizal, no? Itong larawang ito ay iconic picture ni Rizal, no? Ito ay bahagi lamang ng isang buong larawan na pinutol at ginawang portrait or isang larawan na pwedeng isabit kung saan-saan man. Si Juan Luna ang nag-sketch nito. Nakita ito, itong larawang ito. Yan. Itong larawang ito ay ginamit ng mga Katipunan, no? Yung lalo na yung mga leader ng Katipunan, no? Kasi yung may nakakuha ng bahagi ng larawan. Kung paano siya dumami, wala namang photocopying noon, pero nakita ito sa pamitinan cave, no? May mga sa lugar na bahaging yon ay may tuwing nagpupulong sila, inilalagay yung larawan ni Rizal. At naging bahagi si Rizal ng Katipunan na hindi niya alam, no? Siya ay naging idolo ng mga miyembro ng Katipunan pero hindi niya alam bakit, paano. Eh, yun nga, may larawan. Yung kanyang kapatid, si Pasano, ay bahagi ng Katipunan. At na itong lahat ng ito, yung Katipunan, ay dahil sa pagpapatapon sa kanya, no, na nung itinapon siya sa dapitan o hinuli siya, ay nabuo, no, sa konseptong yun, no, na ay, wala na tayong leader, magbuo tayo ng iba. Ito ngayon yung impluensya ni Rizal, yung Daliga, Pilipina, ay naging bahagi at binumuo ng Katipunan. Nais ko lang, ano, no, sa pagtalakay ko, ganyan ang sinabi ko kanina, pinapakilala ko si Rizal ayon sa pagkakilala ko, no? At kung maaring, ganun to rin yung pagkakilala mo, no? Maaring ganun. Yung Katipunan, ginamit din nila yung antas ng Katipunan kasi katipon. Una, magiging miyembro ka ng Katipunan, katipon ka. Una, parang ano ka, parang squire or ano ka muna. And then, naging kawal. Yung kawal, yung pwede ka nang i-assign dito kayo sa lugar na ito. At sa bahaging yun, ay ikaw ay isa ng bayani. No, yung handa ka ng mamatay para sa bayan. Yun ang konsepto nila ng bayani. Kasi yung salitang bagani ay hindi na bago sa atin, di ba? Ngayon nga, inaawit sa sentenaryo. Pero ito ay bahagi ng kulturang Pilipino, no? Yung handa ka ng mamatay para sa barangay mo, para sa lugar mo. Ginamit si Rizal bilang password ng mga bayani kasi since lihim Katipun, no? Pag nakikita-kita kita sila at ang password nila ay Rizal, no? Museo, sa Museo ng Katipunan, sa mga memoirs ni sa mga kinikilala nila si Rizal bilang bayani, no? Bilang idolo, no? Kaya gusto nga nilang itaka si Rizal sa dapitan pero wala eh. Yun din, nakilala rin sila sa isang lugar naman na hindi sa na bago siya. Ito yung siya isang dayuhan sa isang lugar na yun. Pinatapon siya kasi parang ngayon kasi napag pinatapon ka sa Dapitan, napakasarap, no? Papadala ka sa Zamboanga, no? Sa Dakak, nandoon yung Dakak, eh. Yung beach na Dakak.
At naranasan ko nung nagpunta kami ng Dakak, ang side trip namin ay Dapitan. No? Ito yung monumento na makikita natin. Yan. Yung Dapitan, kasi salitang Dapit. Ang lugar kasi ng Dapitan, napakalayo na sa Luzon. Pero ito ay isang lugar kung saan maraming pumupuntang mga iba-ibang klaseng tao. Yung pirata, kasi Dapitan yun. Ibig sabihin, yung daungan. No? Daungan. So yun yung bahagi na ano. Tapos dito sa Dapitan, marami siya, ano, binago niya yung buhay ng mga tao. Kasi una, pinatapon siya doon, wala siyang alam sa lugar. Pero nakita niya ito yung oportunidad para maging produktibo siya doon sa lugar na yun. No? So una, kasi parang tinanggap na rin niya sa sarili niya. Wala na, dito na muna ako. At nakita niya yung ganda ng lugar. Ako, nakita ko rin yung ganda ng lugar, lalo na pag palubog na yung araw. No? Yung kanyang meritiro ay doon niya sinulat. No? Kung saan sinasabi niya dito na yung lugar na ito ay isang magandang pahingahan at magandang lugar para pag-isipan ng mga bagay-bagay. Nakita niya yun sa ganda ng Dapitan. At siyempre, sinamahan pa siya ng swerte, nanalo siya sa loterya. No? At nakabilisan ng lupa. No? Binahagi. Yung lupa niya na hindi lang maliit, kundi ektaryang lupa, lupain. At sa ektaryang lupain ito, doon niya pinakita yung pagiging ibang klaseng mamamayan, ibang klaseng tao. Inhinyero, naging businessman siya, sa oportunidad ng business. Pinatakbo niya yung lugar. Naging guru siya sa mga iba-ibang mga kabataan. Hindi ko na kasi nung pagbibigyan ng ano pansin kasi si Ma'am Rhea sa susunod na ano, maaring ito yung kanyang bahagi, no? Pero yung impact niya dito sa Dapitan, nakilala siya dito ng mga tao hanggang sa itong mga taong ito ang nagpatunay kung gaano kahusay si Rizal. At niyan, nauna nagpa-assign pa siya sa Cuba kasi meron nangyayaring ano doon, pero pinauwi siya sa Pilipinas at dito sa Binilanggo, kasi nga pumutok na yung Katipunan, nalaman na no, meron mo palang Katipunan at sisiklab na yung digmaan. By the way, sa Dapitan pala niya binanggit kay Pio Valenzuela yung mga payo niya. No, hindi sa ayaw niya ng gulo, hindi sa ayaw niya ng pag-alsa, pero hindi sinasabi niya hindi pahanda ang mga Pilipino para dito. At kailangan ng suporta ng mga mamamayan, lalo na ng mga asendero o yung mga mayaman at para makabili ng mga armas. Pangalawa, sinabi niya rin dito na kailangan na merong leader na marunong sa pakikidigma. O sinuggest niya nga dito si Antonio Luna na nakasama niya sa Europa. Alam niya na nag-aral sa pakikidigma, no? Sa siyensya ng military science o siyensya ng militarisasyon. Matapos ang kanyang kamatayan, di ba? Nung barilin siya sa Luneta, ito yung bagong bayan, dito rin binita yung tatlong pare. Ito yung itsura niya, no? Ito ay larawan, na kopya ng larawan na kinuha nung panahon niya. Medyo na-reconstruct na lang siya kaya luminaw, no? Pero yan yun mismo. Matapos ang kanyang kamatayan, yung kaganapan sa pag, di ba, si Rizal ang una niyang ano, ay simpleng libing lang, lagyan lang ng bato, lagyan lang ng pangalan, at yun na, gusto niya na yun. At yun niya ang ginawa sa kanya. Dahil sa, alam naman natin, hindi natin, na nung panahong yun, ay ang mga taong pinapatay sa krimen o binibitay, ay saan inililibing? Sa, nung panahon yun sa Paco Cemetery kasi ito yung cementeryo na ginawa o libingan sa panahon ng pandemya, no, yung cholera, mga cholera victims ng Maynila. Dito lahat inilibing, no? Parang nagkaroon ng mass grave dito sa bahaging ito ng Kamaynilaan, yung Paco sa labas. Bagong bayan na to, ha, sa bahagi ng bagong bayan, malapit sa mga Chino, no, yung Plaza Dilaw, tapos yung Paco Cemetery. Itong Paco Cemetery ito ay mass grave para sa mga biktima ng cholera. Dito rin inililibing yung mga
mga naging ano, naging ano nga, naging kalaban ng simbahan, kalaban na ano, na pinatay o binitay dahil dito. At si Rizal ay hindi iba sa mga ito. Pero ang ginawa, nilibing siya, nilagyan ng tanda, pero yung tanda niya ay ang nakakaalam lang nito ay si Narcisa bilang kanyang kapatid na babae na may malapit sa kanya, no? Yun yung binaligtad na JPR RPJ. Ito yung nakalagay dun sa libingan niya, no? At hinukay nga, no? Sa una nung 898 inukay ito sa panahon ng panahon ni Aguinaldo, hinukay ito at inilagay sa isang urn o urna, no? Yung urna, ito 'yon, ito yung bahaging yung urna ay gawa pa ito sa ivory, no? Bigay ito ng mga kasama niyang mason, no? Pero doon nilagay yung buto ni Rizal, ilang bahagi ng yung halos lahat ng nahukay maliban sa isa, yung kanyang buto na na-display sa National Museum, no? Dinisplay sa National Museum panahon ng Commonwealth, no? At yan, no, si Doña Lolay, dahil nasa Binondo yung urn, yung urna, ay dinidisplay niya, no? Dinidisplay niya yung urna. Pero sa mga panahon na yan, ito pa rin yung bibingay niya sa pako, no? Hanggang sa nilagay siya sa urna. No? At tuwing kaarawan niya, yan si Doña Lolay. Itong mga larawang ito ay ibinahagi na ito sa atin sa modernong panahon. Anong panahon na na-share na nila to sa may mga researchers na nakakuha nito. Yan, sa panahon naman ng Amerikano, yung UP o Universidad ng Pilipinas, ito ay isang institusyon na tinayo ng mga Amerikano, no, yung UP. Bilang kagaya ng normal PPNU, yung una, mga guro. Magpo-form tayo ng mga guro. Tapos yung UP naman, kasabay nito, yung dalubasaan. Kung saan gago. Dito bubuo ng iba't ibang mga magiging produktibong profesional para sa Pilipinas sa panahon ng Amerikano. So, yan. At isang bahagi ng UP, yung Department of History, ay si Austin Craig ang profesor. At ito nga, yung UP ay nasa Manila pa. Wala pa yan doon sa Katipunan din. Nasa UP Manila pa rin siya. At ito yung sinulat ni Craig, yung Rizal's own story of his life. Kasi natisod niya yung scrapbook ni Rizal kung saan pinapakilala ni Rizal yung sarili nung panahong, nung edad 14 siya. No? Hindi ko na ano ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung daloy. Tapos yung paglilipat kay Rizal sa libingan, ito ay bahagi pa rin ng isang grupo. Ito yung Orden de Caballeros de Rizal o yung Order of the Knights of Rizal. No? Sila yung itinayo ito, no? Yung si Colonel Lim, yung tatay ni Alfredo Lim. Bahagi rin siya ng bayani. Siya yung pinuno ng konstabularyo noong mga panahon yun. Ay isa sa mga namuno dito sa unang Orden de Caballeros de Rizal. Sila yung naghatid naman, no, matapos ang 10 taon, inhatid nila ito sa isang libingan sa Bagong Bayan. No? Ito yung ano, napagtibay nung panahon ng 1951, no? Merong isang panukala na gawing legal kasi yung Knights of Rizal noon ay kumikilos ng pribado. So ang mga miyembro nito ay talagang eksklusibo lang talaga na bahagi. At hanggang ngayon naman kinikilala pa rin ng mga pamunuan ng Knights kung sino ang kanilang magiging miyembro at magiging bahagi, no? Dati sa kanyang kakayanan, no? Ito rin yung ano, no, yung charter, no? So Republic Act 646. At ito ay natatangi bukod sa Boy Scouts of the Philippines. Ito ay isang
public social public group na kung saan socio-civic group na kung saan dinadala niya yung pangalan ng Pilipinas, dinadala niya yung bahagi ni Rizal na gaya ng mga subusunod, no? Yung makikita yung binubuhay namin, no, binubuhay ng mga kasapi ng Knights of Rizal, yung memorya o alaala ni Rizal, no? Kasi nga ayaw nilang mamatay ito. Yung paano so kung makilala man si Rizal gawa ng Knights, no? Yung bahaging yun, no? At ito nga isa rin sa mga prinsipyo na inaano namin yan, organize the annual festival of Rizal. Ito yung matindi, yung spread the teachings of Rizal. At ito yung naging hamon sa amin, no? Hanggang sa kasalukuyang panahon. No? Ayan, yung mga kontemporanyo, yung Batas Rizal, alam naman natin na ito ay tinalakay na rin. Pero yung Batas Rizal, ito ay nag-aatas sa ating, na sa, lalo na sa basic education, na magturo ng noli at pili. Pero dahil nga doon, siguro kailangang bigyan na natin ng pansin na dahil una siyang nakilala sa noli at pili, para lalong madama ng mga Pilipino natin sa panahon natin ngayon, dapat ibalik yung pagtuturo ng noli at pili. Kasi doon siya nakilala, eh. Doon nabuhay yung kanyang ideolohiya at panaglaban. Hindi naman ito nabuhay dahil sa pinakilala siya, pagsusulatan, pero mahirap interpret kasi hindi naman sa sinasabi ko na ito yung nagpapakilala sa personalidad ni Rizal. Pero paano siya nakilala nung panahon niya na na-impluensahan nila yung mga tao na mag-aklas at buhayin yung diwa ng pagiging Pilipino? Dahil sa noli at pili. Di ba? So, isa yun. Sa basic ed lang kasi. Pero dahil na rin sa tertiary level ay bahagi ng pananaliksik, ano, yung research, eh lalo pa nating mapapaigting yung ito yung mga tao, kaya nung mga lumabas na ano na may decoding, ano, dati nung panahon namin dinidecode yung mga kabanata. At paano dinidecode? Kasi tinutuklas namin kung ito ba ay talagang bahagi ng buhay ni Rizal. Pero napatotohanan nato sa panahon na yun, ano, na lahat ng dahil isa siyang fiction o nobela, ito ay totoo. Yung mga taong nandito ay totoo. Iba lang ang ginamit ni Rizal na pangalan. Pero sila ay nabuhay at kaya nga tinanggap ng mga tao. Yung mga monumento, nakita natin. Sabi ko nga, na dumaan ka sa plaza. So, yung monumento. At ito yung pananaliksik ng mga historians. Nakilala natin si Rizal dito. Ito yung libingan ni Rizal. No? Ito yung monumento na ginamit. Ito ay binigay pa sa atin, ano, mula Europa, no, ay dinala pa sa Pilipinas, no, at dito nga inilagak na formal yung labi o yung urn urna ni Rizal. Ito ang luneta sa panahon na yun, no, no, yun yung mga panahon bago ang digmaan. Kasi alam nyo, kung titingnan natin, no, ito nga yung Rizal, no, kung gusto mo makilala si Rizal, sabi nga nila kung ikaw ay galing sa ibang bayan, ng Visayas at Mindanao, ano? Tuwa sila pag may excursion o field trip. Sabi nga nila, ano daw sa Bisaya ang parke? Anyone? Ano sa Bisaya ang parke? Sabi nila. Ano daw ang park sa Bisaya? Salita. Pasintabi sa mga anong Bisaya, ha? Kasamang Bisaya. Ito ay Lunita. Yeah, punta ka ng Lunita. Doon tayo magkikita-kita sa Lunita. Ano daw yung mall? SM. Yan. Ito yung kinuha kong picture, larawan, dahil wala pa yung photo bomber o yung malawak na building. Ano? Ito yung ganda ng Rizal Park sa gabi. Wow. Sana, at alam ko, sa kasalukuyang panahon, no, kung hindi lang nagkaroon ng pandemya, mas marami pa silang inilagay dito, no, na magpapakilala sa atin kay Rizal. At may interactive pa dun sa mismong lugar kung saan binaring si Rizal. Meron pang isang lugar doon. Nakilala rin si Rizal sa, yun yan, sabi ko sa inyo, nakikipagsulatan sa mga kaibigan. Pero, et yung isa sa ano, no, yung mismo palang, yung mga nakasulatan pala niya, kinakwento dun sa sunisulatan yung ibang tao para ipakilala itong taong ito. No? So, from a certain friend to a friend, parang, di ba? Ganun naman, di ba, ma impressions mo.
At sinasabi nga ni Blooming Tree, si Blooming Tree, yeah. Best friend, sinasabi ni best friend. Ang ganda ng mga scene. Opo. Naging bahagi, yung sinabi niya kay Bion, si Rizal was the greatest son of the Philippines. Sabi niya ganun. Sa kanyang sulat kay Maximo Viola. No? Nag-uusap pa isang foreigner sa foreigner. Si Viola ay half Filipino, pero talagang isa siya sa mga naging bahagi ni Rizal bukod sa pagpipinance ng kanyang mga nobela at pagiging kaibigan. Si kilala naman natin si Ambeto Campo, si Professor Ambeto Campo, no? Sa ngayon yung ako sinusundan ko yung kanyang Facebook. Sir Ambet. Sinusundan ko rin yung niya, yung mga lektura niya sa TEDx, no. Isa sa mga nakita ko dito yung pinakita niya yung kasi ang kanyang pinaka-mission sa buhay, sabi niya, tuklasin yung mga kabayanihan ng mga Pilipino, hindi lang si Rizal, pero nauna kasi si Rizal kasi bilang tanggap na isa-isang national hero, sinubukan niyang tuklasin si Rizal kasi sobrang overcoat nung buhay ni Rizal sa panahon ni Agoncillo, sa panahon ng mga unang historiador, yung mga binanggit ko, ganun siya kakilala. Pero nakita ni Blumentritt na si Rizal, ni Ambeto Campo, na sa liham niya kay Blumentritt, yung pagiging kaibigan ni Rizal, at yung huling liham ni Rizal kay Blumentritt, no? Na sinasabi, ayan, my dear brother, when you receive this letter, I shall be dead. Tomorrow at 7, I shall be shot. But I am innocent of the crime of rebellion. I die with the tranquil conscience. Farewell, my friend, my dearest friend. And never think ill of me. Jose Rizal. Ayan yung mga, ito yung mga, at alam nyo nung kinukwento ni na talagang umiyak ang pamilya Blumentritt dito. At karamihan sa mga sulat na nagpakilala kay Rizal ay mga galing kay Blumentritt kasi ang ginawa ng mga pamilya Blumentritt, no, inoksyon nila, no, yung letter, yung mga naiwang yung mga mula sa lahi ng mga Blumentritt, no, inoksyon nila yung o sinubasta nila yung mga historical notes ni Rizal kay Blumentritt. Kaya yun, nakilala yung buhay ni Rizal sa ibang bansa at yung mga sa pagkikipagsulatan niya. Pero ang isa rin mahalaga, yung ginawa ni Austin Craig na Rizal's Own Story of My Life, sa ating panahon, ito ay mababasa na natin. No, nung araw, hindi na natin makita yung kopya, pero ito, no, punta lang kayo dun sa mga, sa lugar na ito, yan, yung Project Gothenburg, makikita niyo yung kasi hindi matatawaran yung research ni Craig kasi nauna siyang researcher no, ibig sabihin buhay na buhay pa sa alaala ng mga tao si Rizal at yung primary sources ay available pa sa panahong yun, di ba? So dito niyo makikita yung makikilala lalo si Rizal sa kontemporaryong panahon din, makikita natin sa mga vlogs sa FB group, sa mga pages, sa mga websites na tumatalakay kay Rizal. Sabi nga nila, just Google it. And then pag ginugle mo siya, lalabas na doon yung iba-ibang option. Ganun kabilis ang komunikasyon, no, sa panahon natin. At lalo natin makikilala si Rizal. Kung paano, kung totoo ba to o hindi, ay tayo na lang ang bahalang mag-discern. No? Pero kung ikaw ay isang mananaliksik, alam mo yung maaring malapit sa katotohanan at di malapit sa katotohanan. Na kung ikaw ay professional na. Hindi lang tayo nakakilala kay Rizal, no? Sa iba't ibang lugar, sa Europa, may monuments, sa nagtayo sila, no? Ganun na pinahalagahan yung buhay ni Rizal, no? Sa Spain, sa London, sa Rome, sa Paris, at saka sa Germany, iba't ibang mga lugar. At yan, hindi na lingid sa kaalaman natin 'to. Pero nakakagulat, no, na sa isang lugar makikita mo, oy, Pinoy yan. Sige, kasi Rizal yan. No? Hindi ka na magtatanong kung bahagi na yan. At sa China, meron tayo, merong bahagi si Rizal.
kung paano nagkaroon ng ganito dahil may impact ang buhay ni Rizal sa kanila. No? Yan. Ito yung mga lugar, mga pwede nating basahin ang bahagi. Ang tanong nga is, bakit daw nasa piso si Rizal? Kasi daw, sabi ni Ambeto Campo, ito ay basic unit ng currency natin. No? Marami sa ganitong pera ang pinakalap ng Bangko Sentral dahil low value currency siya. Sa ganitong paraan, mas pinangahawakan ito ng maraming Pilipino. No? Kahit nung bata ako, pag may piso ka, bili ka ng ano. May mabibili ka naman sa piso nung bata ka. Kasi hindi ka binibigyan ng 1,000 tsaka 100 nung bata ka. Kasi baka dayain yung sukle o etc. etc. Pero bata, matanda, no? May piso. Pag sasakay ka sa jeep, mahirap pag walang piso. No? So ito yung mga bagay na dahilan daw. Pero ang sinasabi rin ni Amber dito, na ako naisip ko rin na sinasang-ano yun. Ito rin yung bahagi ng Bangko Sentral ng pagtuturo ng kasaysayan. No? Yung pera, nandoon yung, yun talaga yung kanilang ano, no? Charter. Ang kapirahan, nakalarawan dito yung mahalagang tao na naging bahagi ng bansa. No? Marami sa kanila ay patay na. No? Sabi nga nila, kinukontest, bakit si Heidelin hindi pa pagpagawa ng monumento? Kasi buhay pa siya. Mahirap immortalize ang isang buhay. Parang, no hard. Yeah. Pero, maaari, di ba? Pero hindi pa natin masasabi ngayon. Sabi nila, bakit piso lang? Sabi, ang binanggit dito ni Professor Ahmed, dahil anything is subjected to a low value. No? Yung pera mo, yung lahat naman. Pero, it doesn't mean 40. At all, wala siyang halaga. Truth is, one peso coin is as much as valuable as, say, 1,000 bill. Just as our history will always tell the truth. All of us. Especially these times that many of the Filipinos need to repay. No? Kasi nga, minsan sabi, nung pinalabas yung ano, yung Luna, yung General Luna, ang daming ano, no? Nagtaka, bakit nakaupo lang siya, ano, si Mabini? Hindi ba tatayo yan? Bakit nandun lang si Epi Quezon? Eh, kasi nga, nung panahon yun, ano na siya, no? Nagka-polio na siya, nagkaroon na siya ng sakit na. Pero sa hindi pa rin malaman kung ano yung talagang naging sakit ni Mabini. Pero noon, yun na yung bahagi ni Mabini sa revolusyon. Nakita nyo to, no? Yung halaga ng piso, no? Isang libong piso, ito yung bill natin. No? Makita natin, bawasan mo siya ng piso, yan nandyan si Rizal sa piso. Lalabas yung ano, yung mga denominasyon, ano? Iba-ibang ano, yung 500, 200, 100, 100, no? 50, 20, yan. Yung 5 piso at 4 na piso. So nabarya yung 1,000. Sabihin, pinakilala ni, pag tinanggal mo tong coin na to, yung piso, lalabas itong mga to. Sa analogy, yan yun, no? Isang maunlad na bansa, ito, tanggalan mo ng isang Pilipino, watak-watak, iba-iba, no? Hindi mabubuo, no? 999. Isa ito sa mga analogy na ano, no? Pero makikita natin yung kamalayang binubuo dito, no? Na bukod dun sa pinakilala yung iba-iba, parang individually nakikita, hindi, mas magaling si ganun. Hindi, sa kasaysayan, no? Hindi, gusto ko si Ninoy. Gusto ko si, ano? Hindi, okay na ako sa Esmeña ng araw. Pero, diba? Isang analogy to. Pero sa pangwakas, itong aking sinasabi, no? Nga, gaya ng sinabi niya, pero mataas man o mababa, depende kung paano mo ito pinapahalagan at paano mo ito pinanghahawakan, yung bagay, no? Kasi kahit mura lang yun, di ba? Ukay-ukay o galing sa ano, sale yan. Pero paano mo ito pinahalagahan? Depende, no? Sa halaga nito. Gaya ng mga bayani natin ngayon. Ngayon ay araw ng kabayanihan ng mga
mga bayani natin. Pero sabi nga nila, sino ba mas mahusay? Hindi na kailangan eh. Ang mga bayani ay may mahalagang papel na ginampan ng salipunan. Bo, kung wala si Rizal, kung si Rizal man ay nabuhay, no? Maitatayo kaya ang katipunan. Pero nung namatay na siya, natayo ang katipunan. Nung katipunan na namatay si Bonifacio, naitayo naman yung himagsikang pamahalaan. At, di ba, kanya-kanyang henerasyon, kanya-kanyang panahon. At yung kabayanihan yon ay nananatili sa atin. No? May mga kanya-kanyang ginagampanan sa kasaysayan natin. No? At kailangan lang natin itong pahalagahan para sa mga susunod na henerasyon ng ating panahon. No? So, tandaan natin, kabataan pa rin. No? Lahat ng ginagawa natin dito ay para sa susunod na henerasyon, para sa mga kabataan. Gaya ng sinabi ni Rizal. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Ibo. No? Sa oras, no? Parang napaka-iksi. Okay lang, nabuhusan na ano sila. Okay, salamat po, Sir Glenn. Okay, thank you very much po sa pag-introduce, pagpapakilala at pagbibigay ng mga insights patungkol sa individual na buhay ni Rizal at paano siya naka-apekto, no, sa atin, sa buhay natin. Hindi lang noon, maging sa panahon natin ngayon. Oh. Maganda yung ano, maganda yung illustration ng isang libo, sir, no? Pagka tinanggal mo isang Pilipino, nagiging watak-watak tayo. So, importante pala na dapat tayo ay kahit na maliit lang, tayo ay nakikilahok o nakikisama tayo para sa ikahulad ng ating... Hindi mahalaga yung halaga. Walang ano yan. Paano? Pahalagahan mo yung sarili mo para may halaga ka sa lipunan. Salamat po. Okay. Maraming salamat po ulit, Sir Ibo. At ngayon naman po ay tutuloy po natin ang ating talakayan. Yan po ay pamungunahan ni Ma'am Rhea Suniga. Si Ma'am Rhea po ay isang kurso po siya, nagtapos ng kurso ng secondary education sa Mariano Marcos State University. Unang nakapagturo sa Bae Laguna, na kung saan ang buhay ni Dr. Jose Rizal ay lubhang pinapahalagahan. Nakuha ang master degree sa Marikina Polytechnic College noong 2004. Nakapagturo din ng wika at pantikan sa unang taon sa MPC. At lumaon ay napabilang sa pagtuturo sa konstitusyon, kasaysayan ng Pilipinas at Rizal. Ngayon po ay siya ay masayang namumuhay kasama ng dalawang babaeng anak at as isang asawa. Lubos na naniniwala na ang katulad ni Dr. Jose Rizal maging bayani kahit sa pinakamaliit na pamamaraan. At mahalin daw natin ang ating sariling bayan. Mahalin ang kapwa at magpasalamat sa araw-araw na binigay ng ating maikapal. So, without further ado po, welcome po natin si Ma'am Rhea Suniga po. Thank you, sir, sa intro. Sige po, share screen na po ako. Ang galing nga, Sir Ibo, talaga. Kung wala si... Wala ang piso na kung saan ito ang ating... kahit sino nga naman meron, ano. Tapos, mawawala yung ano, mawawala si Rizal. Maglalabas ang silang lahat. Ang galing. At tinanong ko nga, bakit hindi ano? Mawala. Apo. Ano tawag nito? Muna. Dahil sa kanya, maraming nangyayari. At ayan, salamat kay Rizal, salamat sa piso, at hindi salamat at hindi na siya nilagay sa ano, 1,000. Okay po, share ko po muna. Okay, yung aking screen. Nako, bakit nagaano? Okay po. So sa akin naman po ay ang okay po. Tumpo ako sa at ayaw may ano. Wait lang po. Nailagay na lahat. Greeting po lang po. Sana. Stop share. Wait lang po.
Nakita na po ba yung ating screen, Sir Glenn? Okay na po, ma'am. Presenter okay na. View na lang. Okay, thank you. View. Yes po. Okay. Si Sir kanina sabi niya sa bawat individual. Yan. Sa akin naman po, sa pagbuo ng isang maunlad na pamayanan. Ang ganda po ng ginawa ng sequence ng KOR kasi mula po doon sa mga kababaihan na itala po doon na talagang kung walang mga kababaihan, walang nabuong Dr. Jose Rizal. Second day po natin ay yung bakit gumawa ng bakit dapat pagbasa ng Noliat LTV. Para makita natin ano ba ang kahalagahan ng mga iyon. At sabi nga ni Sir Arby, hindi ang LFILI at NOLIMI ay hindi para sa mga sabihin natin mga indio, kundi ito ay para sa mga matatalino na sila ang tutulong para ipahatid kung ano ang kaisipang nakapaloob sa dalawang libro. Salamat din po kay Ma'am Casio na may fake news yan, na drug addict. Hindi naman talaga na kung saan ang opyo ay isa ring bahagi ng kanilang buhay din. Kaya lang, inabuso ni Kapitan Tiago. Dadako na po tayo sa aking presentation, si Rizal sa pagbuo ng isang pamayan. Ito naman po yung akin, malilimitahan po sa mga sumusunod sa tatlong bahagi. Introduction ko po ay ang kanyang pagdating sa dapitan. Ikalawa ay ang si Rizal bilang isang guro, isang surveyor, engineer, fisherman, farmer at doctor. Yan lang po muna kasi isang oras lang po ang reflection ko po. Ano yung meron, anong impact ng mga ginawa ni Dr. Jose Rizal, lalong-lalo na sa ating mga modernong kabataan sa kasalukuyan. Sabi nga ni Gregory F. Saide, mula doon sa A, ang alpabeto mula A hanggang Z, meron si Rizal. Meron dong anthropologist, botanist, cartographer, demographer, ethnographer, folklorist, lahat hanggang pumunta ka sa Z, ano naman, zoologist. Sabi naman dito ay, Rizal was also a certified polymath talaga, no? Which means a person of great learning in several fields of his time. He was a journalist, playwright, ophthalmologist, farmer, historian. Talagang mapapagod, ano? Sabi nga ni Sir Ibo, ay kung ilalagay yung ano, no? Ano yung talento mo? Naku, hindi kasi yung Islam note sa kanya. He also had varying degrees of expertise in economics, ethnology, sociology, lahat yata ng G. Architecture, cartography, martial arts, di ba? Kailangan niya depensa ng sarili dahil sa maliit ang kanyang katawan niya. Dramatics, kaya sa ano, sa Japan, mahilig siya sa mga teatro. Nakilala niya ang magandang si Osei San. Fencing and pistol shooting. Ang galing. Ano? Sino nga ba naman ang hindi maiinlove sa panahunan ni Dr. Jose Rizal? Okay. Dito na po tayo sa kung saan pagdating niya sa dapitan. Ito yung ano, no, bago siya inaresto, nagpupulong-pulong po sila, ukol sa, sabi nga, kailangan magkaroon tayo ng magandang pagtibayin natin. Sila ay nasa Europa noon. Tapos, magkakaroon daw sila ng, anong sabi? Magkakaroon dapat tayo ng, ano, maganda yung at pag-igihin natin ang ating agrikultura, ang edukasyon dapat gaganda sa Pilipinas, ang ekonomiya, para hindi tayo maibababaman lang ng mga dayuhan na ito. Subalit tong June 6, 1892, inaresto nga po siya at dinala sa Sambuanga, sa dapitan mismo. Sabi nga, sila ay dumaong 7 o'clock ng gabi. Nung siya ay paalis, nung umalis siya sa bansang Pilipinas, ito naman ay pista. Nagkakagulo yung mga tao, hindi halata. Ito naman, matutulog na yung mga tao kasi sa probinsya, alas 5 pa lang, dapat tulog ka na eh, no? So, 7 o'clock sa dapitan ayon kay Professor Xiao Chua. Ayan. Bakit kaya sa dapitan? Sabi nga, sleepy rural. No hospitals, no doctors, tapos mababa ang mga income. For farming was ancient, syempre, no? Pero hanggang ngayon, para ancient pa rin yung farming natin. Meron nga lang tayong mga tractors. Pero in the remote areas, still, they are using yung ano, no? Pole, yung
pinatulis na kawayan, ginagamit pa rin. Where farming was ancient and even if the sea was vast, malawak, they don't know how to use fish nets. Bakit kaya? Tignan po natin. As we say in Tagalog, bakit ako dinala dito? Hindi siya naglupasay. Pagko sabi niya, hindi, kailangan kong gumawa ng paraan. This lack of development became an opportunity for Rizal, ayan na, to demonstrate his concept of the nation. Dito ako magsisimula. Ang galing, no? Imbes na mawalan siya ng pag-asa, mas lalo, doon nagkamali ang mga dalihan. Mas lalong pinag-igi ni Dr. Jose Rizal ang kanyang konsepto sa pagbubuo ng talagang totoong isang development, well-developed nation. Sabi niya, developing the community through various initiatives. Kung anong meron dyan, yun ang gagamitin ko. He did not just imagine. He engineered his imagination. Yung maganda eh. Hindi lang mag-iisip, okay, let us put it into action. Okay. He befriended the political military commander of the place. Totoo yan. Pagpupunta daw tayo sa isang lugar, yan din ang isa sa mga sinabi ng teacher ko, pag ikaw ay pupunta sa isang place, kailangan meron kang kaibigan kaagad doon. E di syempre, ang magtatanggol sa kanya si Don Ricardo Carnicero y Sanchez. Yan. E bakit naman siya? Siya yung mag-oversee ng mga gagawin ni Dr. Jose Rizal habang siya ay nasa dapitan. Akala nila, baka kaligtas sila sa, o sila ay magkakaroon ng kumbaga mga loophole sa makikita kay Dr. Jose Rizal. E magaling siya. Jose Rizal decided to stay. Siyempre, ang mga ugali na noon ng mga dayuhang Kastila na napabilang na rin dito sa ating bansa ay hospitable na rin sa House of Ricardo Carnicero, where he was told to oversee his activities, daily activities. He ordered his people to closely monitor, observe, talagang ililista pa siguro, no? Anong ginagawa niya from the time na magbubukas siya ng mata. Rizal was given freedom to go anywhere. So mayroon para siyang nakaparol, no? Para siyang nakaparol. And even permitted to cultivate the land near the plaza. So eto na pumapasok na yung mga konsepto niya sa na isinasagawa ng kanyang mga kamay. At least once a week, Rizal is reporting to the captain. At syempre, si Don Ricardo naman, sabi niya, naku, Governor Despujol, ba? Maganda ang mga achievements ni Dr. Jose Rizal. Rizal, with fine personality and good quality. Hindi siya yung patapon siya talaga. Although, Rizal was yung pilibustero, lahat na yata, di ba, sa LTV. Excommunicado, ano sa kanya. But still, nung nakita nila, hindi naman pala ganun si Dr. Jose Rizal. Okay. Siyempre, dahil dyan, may reward si Dr. Jose Rizal. The perks of Rizal of having a good relation with the commandante. With that is, he was able to go around but have to report once a week. Meron siyang privilege na, sige, dyan ka sa aking chestnut horse. Yan. Ang galing, no? Kung iba-iba lang yan, tatakbo na yan. Yan, di ba? Sabi nga ni Sir kanina, ang dapitan came from the word dapit, which means, doon yung meeting place, rendezvous, kung sino-sino ang mga naandyan. And with that, yan, hindi siya pwedeng, yung talagang iginagalang niya yung anuman, yung mga desisyon ng mga dayuhan para sa niya, kahit masakit man, he never resisted, no? He never displayed any negative reaction. Sige lang, patutunayan ko na mali kayo, ayon kay Dr. Jose Rizal. Okay, eto na po. Yan. Meron akong nabasa, nakalimutan ko na yung anong yun. Sabi niya, Rizal is not a hard drinker. At hindi rin siya, kumbaga mga maano sa mga pista. Meron lang siya ay tumataya sa loto. After merong mga, that was September 21, yung boat na butuan. Yan na.
dumating ang balita na kung saan na nanalo sila with the ticket number 9736. Taya-taya na, na Dr. Jose Rizal and Francisco Equilor won the second prize of 20,000 in the government-owned Manila Lottery. So meron na rin ganyan noon, ano? So merong 6,200. Saan napunta yung 2,000 sa tatay niya? Galing, no? Una niyang ano, binigyan ng tatay. Then 200 kay Basa sa Hong Kong na siyang tumutulong din sa kanya. And the rest of his money, ang galing, no? He invested by purchasing agricultural lands along the coast of Talisay. Sa Ilocos kasi, pag sinabi mong doon sa along the shore kasi, may part talaga doon na mataba ang lupa. Kaya ang malunggay po doon sa ano, sa malapit sa amin. Napaka ano po, napaka soft po kahit mga matatandang ano na kapag tinanim mo doon malapit sa dalampas. So after paying his debts and giving money to his family, ayan na po. And he named the seashore as Talisay. Okay. Sabi nga natin, ilang konti lang po kasi, ano nakatulong ang pagiging maestro ni Dr. Jose Rizal sa pagbuo ng isang maunlad na pamilya. A historian ang Beto Campo. Rizal's work in the Pitan always reflected his personality as a teacher. Ganun din po ba tayo na pag pumunta tayo sa isang lugar, baka iba yung mahalata na teacher ka, no? He created neat houses of various shapes. Rectangle, which is the main house, square, casa quadrada, at saka octagonal, that's the casa redonda. Sa atin kasi noon, ang ano natin is the bahay cubo. Cube lang siya. Zero sa kanya, sige, ibahin din natin. So meron tayong hexagonal, octagonal shape. Pinili niyang gumawa ng iba pang mga shapes. Okay. Ito po yung isa. Ilan yung kanyang paa? So, 2, 4, 6. Patapos yung sa pinakaharapan, meron nga siyang ano, no? Ang galing yung hagdanan. Ganito yung typical na mga bahay sa probinsya. Pero sa amin, sa Ilocos, di pa ako talaga nakita ng ganito. Rectangle lang siya at saka cube. Rizal built a house near the seashore, yan, surrounded by fruit trees. At saka may hospital na rin for his patients. Galing, no? Kailangan makagawa siya ng ilang mga bahay kasi hindi niya pwedeng ilagay dun lang sa bahay magti-treat. Kailangan may pang-hospital, may panturo, galing po. No? Tsaka mapapansin ninyo, elevated, no? Elevated po yung pinaka-flooring ng mga bahay. Makikita natin bakit po. Okay. This is the Casa Redonda. Yan po yung nasa kanyang harapan. Okay. So ito po yung hagdana. Nung unang panahon, ano yan eh, tinatali yan. Kung aalis yung may-ari ng bahay, tinatanggal yan. Maring ipahahabilin sa kapitbahay. Bakit? Eh, baka may pumuntang magnanakaw. With this, siguro dahil kampante naman si Dr. Jose Rizal, nakafix po yan. Casa Redonda, it's now just a replica of the octagonal clinic of Dr. Jose Rizal, reconstructed with similar materials as the main house. Tumulong din sa kanya ang kanyang mga tao doon dahil nakita nila, uy, maganda ang layo ni Dr. Jose Rizal. Tulungan po natin. Okay. Also with this, so kung makikita ninyo, no, yung konsepto ni Dr. Jose Rizal, sa noong unang panahon kasi, bakit elevated? Isang po pag umuulan, dyan po nag-aano yung mga bata. Dito sila naglalaro kasi nga wala namang lilim dyan. Or sa probinsya po kasi, doon din tinatali yung mga hayop. Kaya kung ang mga hayop mo ay kalabaw, baka, at wala ka namang ano, mga extra na mga silungan, itataas mo yan syempre. So doon na lang nakalagay. Tsaka siya, kung ano naman yan, kung wala ka namang baka, baboy, mga ano, ibaba mo na lang yan. Kung wala kang paglalakyan na. Diba? Okay, so that's the Casa Cuadrada. And even before it became the in thing, Rizal introduced the progressive education. Naku, walang mga hindi dapat ano, kung ano yung curriculum doon sa Espanya, ganun din dito, hindi po.
why? Sabi nga is, kailangan iyakman natin kung ano ang nasa paligid natin. Real world po tayo. Realia po tayo. Hindi lang yung sasabihin mo ay, ganitong gagawin, wala ka namang gagawin. Okay? Aayusin mo to. Paano? So, and iyaakma dahil merong iba't ibang talino mayroon ang mga bata. Sa atin yan, meron tayong slow learner, average learner, advanced learner, at marami pang iba. So sa critical thinking, ano, enhanced and learning, dito rin hinahasa ni Dr. Jose Rizal, bakit siya nagturo? Nakikita niya kasi yung mga bata naglalaro lang. Sige na nga, nagagawa natin yan ng paraan. Okay, habang kayo ay naglalaro, mag-aaral po tayo. Yung isa nga ay ayaw ng mga tao, ng mga nanay, naku, anong mapapala mo dyan? But in the latter days, ay maganda pala na ikaw ay uma-attend sa mismong klase ni Dr. Jose Rizal. It's learning by doing and social skills. Learning by doing. So, lalagyan mo to, pipinturahan mo to, eto, ganito ang kanyang hugi. So, learning by doing. Sabi niya, Rizal established in the pitag, it began with three pupils. Kasi nga, ayaw ng mga magulang. Naingganya ang mga anak. To increase to 16 and eventually 21. 16 of these pupils did not pay. Yan. So sabi ni Ma'am Casio, sabi niya, hindi dapat puro libre. Yan. Instead of charging them fees, Rizal made them work in his gardens and construction projects. Totoo, no? Hindi pwedeng puro ka lang feeding diyan, hindi pwede. Spoon feeding, hindi. Let them do a thing para malaman nila na ay ang aking pinagpapaguran ay dapat kong bigyan ng halaga. Hindi pwedeng puro libre lang po. Okay. There are days when they speak English, the next is Spanish, violators get to wear rattan handcuffs. Kakaloka, no? Rattan pa talaga. Eh, ito yung ano eh. Ito yung pagnilagay sa'yo at talagang nakalak yan. Mahirap alisin yan. Lalo kung ikaw ay loko-loko naman. Head of the class was called Emperor. Ito na. So may uso na rin palang row 1, row 2, row 3. Row 3, katabi mo pa yung basurahan. And sit at the head of the bamboo bench while the poor students sit at the foot and get to do exercises first. So, hindi ito yung para sabihin na, eh, wala kang alam. Hindi. Kailangan iayos mo. Sabi nga, critical thinking, you have to solve the problem first. O, di mamaya, emperor ka na. Diba? Nalala ko nung ano, kailangan pag mataas ang nakukuha mo sa row 1. Pag mababa, the next day pupunta ka sa row 3. Kaya ang mga nasa row 1 ay talaga naman ng excellent. So may pilot na rin pala sila noon. So isa pa dito ay ang surveyor. So kanina teacher, ngayon naman surveyor. He passed the final exam at the age of 17. Napakabata. So, hindi siya binigyan ng, sabi nga dito ay, he applied his engineering knowledge by constructing a system of waterworks. Bakit waterworks? Yan, clean water. Kasi nga noon, yung cholera, hindi maganda yung tubig, hindi malinis yung tubig, kaya nagkakaroon tuloy ng mga germs, yan, mga E. coli. Meron na rin lang, kaya lang hindi pinapansin ng mga tao. Ano na lang daw, patigasan na lang daw ng sikmura. Remember din, ang gagawin lang po namin noon, sa pagpupunta kami, magsasalok ng tubig. Totoo po, doon kami sa ilog, bilang ka lang siguro ng dalawang tipa mula doon sa tubig, pupunta ka doon sa pinakawala ng tubig, na malapit naman sa ilog pa rin, doon ka maghuhukay. Tapos aalisin mo yung maduming tubig. Pag nakita mo ng malinaw, pwede na pong okay. He doubled his engineering as well. Eto na yung irrigasyon. So mula doon sa taas ng bundok, ang una niyang, meron din akong ang sinabi ay, ang una ginamit niya ay kawayan, pababa sa bundok. Para maihatid, maidistribute yung tubig, no?
o ba nang balde-balde, pagbaba mo, wala ng tubig, no? He showed them how to create waterworks made of bricks. Made of bricks, paano nila ginawa yun? Naka-invento rin siya ng paggawa ng isang bagay para makagawa ng bricks that would make the water flow from that place. So wala na yung ano, no? Hindi na yung, hindi na sila mag-ano na ay may lupang kasama o kung ano pa man. So nakarating sa kanilang mga pananim. Improve the town plan. Ito din to ni Ma'am ano, ni Ma'am Casio. Providing it with gas light. So talagang si Dr. Rosercel, mahilig din siya sa kagandahan, hindi lang magandang babae. Kailangan yung environment, kaaya-aya din. In a relief map of Mindanao that he made with his favorite teacher, si Father Sanchez. Yung gas lights, nakikita natin mamaya. Ito yung ano, no? Sa probinsya kasi, masaya ka lang kapag full moon eh. Yun ang iyong, ano, yun ang street light ng mga bata habang naglalaro ng patintero. Pero dito, ginawa niya ng paraan. He drained the swamps in order to get rid of malaria that infested Dapitan. So may cholera, may malaria. Kaya noon, pag may malaria ka na, patay ka na agad. Yan, dun sa amin, talaga naman. So kailangan may DDT yan. Tanda ko pa kung anong itsura ng DDT. Mabaho siya sa una, pero nang lumaon yan, gumawa sila ng paraan para yung amoy naman ay hindi masyado. Ngayon, fumigation to. Fumigation. So, kung makikita natin, dito pa lang, bakit ako mag-ano? Bakit papakailaman yung mga malamalaria? Eh? Exiled nga ako. Hindi eh. Gumawa, politically exiled siya, pero gumawa siya ng paraan. Kaya nga nung habang binabasa ko, hindi lang talaga niya minahal kung ano yung nasa harapan niya. He thought of the people that is in that place. Talagang people, talagang lahat-lahat dapat maka-access ng kanya mga ginagawang kabutihan. And in that case, syempre, nag-lessen yung malaria cases po niya. Ito na po yung tinatawag natin. Sa amin nun, ang tawag dito ay Optimus. Yung pala yung Optimus, isang brand. Kaya may Optimus Prime po tayo. Optimus, yan. May gasa po dyan sa loob. Tapos, ito kasi, sa Optimus kasi alcohol, ito lamp to, oil. The coconut oil lamp. So ilalagay, isasabit yan sa mga poste. Place in the dark places of the Pintan, no? So para yung krimen naman ay mawala ang krimen. Kaya ito yung lighting talaga, no? Yung lighting system talagang dapat pagtuunan ng pansin. According to scholar, yung si Floro Kibuyen, sabi niya, in his essay, Results Legacy for the 21st Century, his most important contribution was not his martyrdom, hindi yung namatay si Dr. Rosellisar para sa atin, hindi, but how he lived with his works. Pinapakita niya ano bang nangyari sa Dapitan. Naglupasay lang ba siya doon, umiyak o ano, dahil politically exiled siya, hindi. Isinabuhay niya kung ano ang dapat na mangyari. Rizal as a fisherman. Kanina, teacher, sunod ay surveyor, engineer, pangatlo po ay fisherman. Sabi kanina natin, they don't even know how to use fish nets. Kasi nung bata ako, dahil po, probinsya kami, yung bingwit, lalagyan mo ng uod. Yan. Sunod naman, meron kaming ramah na tinatawag. Yung mga twigs, maliliit, ang gagawin ni tatay ay tatalian niya magkabilang dulo, ilalagay mo doon sa ilog, bilang ka lang ng isang tatlong araw. Tapos, pupunta na doon yung mga lamang ilog na yan. Igat, merong mga talangka at iba't ibang uri ng mga maliliit, malalaking hipong. He thought the Dapitenos how to fish with nets and even invited calambenos kasi may bae po doon.
Yes, doon po ako unang nagturo, tapos nakita ko na, ay, yung nakita ko rin yung mga kintos, at talagang matatalino po yung mga naging parang kamag-anak ni Dr. Jose Rizal. Two kalambenyos to help them fish as he felt it would be lucrative. Maano sila, maiinganyo. Ito yung ito kasi iba sa kanila eh. Sa tawag namin dito, bobo eh. B-O-B-O. Totoo yan. Bobo. Bobo siguro pagpasok mo doon, hindi ka na makakaano. Makakalampas. Kaya huwag kang pupunta doon. Ito naman po ay mga ano yan. Mga bato. Tapos, matatrap po dyan yung mga alamang ilog. Tapos, pwede na pong kunin. So, nag-ano siya ng nets. Yan. So, meron na po. Na ngayon, pinagbabawal naman ang fine nets. Kailangan big nets naman po ang dapat gamitin. Alala ko sa Bible yung Rizal as a fisherman. Teach them, do not give them fish. Teach them how to fish. Kanina, hindi pwedeng libre. Pagtrabahuan nyo. Katulad ng ginagawa ko. So, hindi dapat kailangan gamitin natin kung anong meron tayo sa ating mga utak. Okay. So, ito naman po. Rizal as a farmer. The way to a man's heart is through his stomach. Hindi pwedeng masaya ka, gutom ka naman. To prove to his people that farming is as good as a medicine professor, medicine profession. Yan. Rizal became a farmer in Dapitan. In a letter to his sister Lucia on February 12, 1896, he said, "We cannot all be doctors. Kailangan merong magtatanim, merong magbubungkal ng lupa, at syempre, papangunahan po." Okay, no? On his lands, Rizal introduced modern methods of agriculture, which he had observed during his travels in Europe and America. Itong maganda sa kanya, lagi kong sinasabi ito sa mga estudyante, pupunta ka sa isang lugar, huwag mong itignan yung mga nagagandahan lang yung mata mo, masaya ka lang, tignan mo ano yung maiiuwi mo. Sabi nga dito, the native farmer and his faithful servant, yung kanyang best friend na sinasabi. Okay. He encouraged the Dapitan farmers to replace their primitive system. Nag-order din siya ng mga ilang mga traktora, ilang machineries galing ibang bansa. Just to introduce or tell them na mas marami silang ani pag yun ang ginamit. What else? Yan. Sa kanyang sulat sa kanyang kapatid, doktor na siya, farmer pa, sabi niya, "I have many fruits such as mangoes, canzones, guayabano, baluno, nangka. I have rabbits, dogs, cats, and other animals." So yung hindi lang siya sa tao nagmamahal. Sa lahat ng nilalang. Merong kwento nung grade 1 ako. Kinatay ng tatay niya yung manok. Umiyak si Dr. Jose Rizal. Akala niya isang pagmamalupit sa mga hayop. Pero paniliwayag naman sa kanya na they are meant na magbigay ng sustansya sa atin. "I rise early in the morning at 5, visit my plants, feed the chickens, awaken my people, and prepare our breakfast." Yung early to bed and early to rise, no? Naniniwala siya doon. Hindi pwedeng magpakapagod ka, tapos hindi ka na magigising ng maaga. So you will have poor health. Pero dito, "I rise early in the morning." No, physically, emotionally, talagang naka-timer siya. "At 7:30, we eat our breakfast, which consists of tea, bread, cheese, sweets, and other things." And so mga estudyante, mga kapwa ko, mga nilalang sa mundo ni Baba ko, huwag kalilimutan ang almusal, lalo na po sa kasalukuyan. No? Mga estudyante natin, kumisang, na masakit ang ulo. O bakit? Hindi pa po ako nag-aagahan. Yan. Kailangan galaw-galaw. Bayani na to, ha? After breakfast, may pa siya, no?
I treat the poor patients who come to my house. Nakalinya ni siguro sila, no? Then I dress and go to the pitan in my barroco. Ilang years din akong nanood ng Noli at El Fili sa AFP Theater sa Cubao. Tapos talagang pag lumalabas doon si Dr. Jose Rizal, hindi siya pwedeng pangit sa mga tao. Kailangan laging hello, maganda yung kanyang aura bilang siya. No? Hindi pwedeng I woke up like this. Hindi. Kailangan meron talagang impact paggising mo pa lang. At noon, I return home to Talisay for lunch. See, yung hindi siya pwedeng makitain sa mga tao. Wala namang ulam, no? Kasi pag pinaghandaan pa siya, eh baka 2 days yung pagkain na yun, paghahandaan pa siya, wala nang pambili ng gamot. Then from 2 to 4 p.m., I am busy as a teacher. I teach the young boys. Ito na po yun, no? So meron siyang timeline talaga. When isagawa yung mga bagay-bagay. May schedule talaga siya. No? I spend the rest of the afternoon in farming, 9 to 4. My pupils help me in watering the plants, pruning the fruits, and planting many kinds of trees. Name it, I have it, siguro, no? Though siya ay excommunicado, he is still spend the 6 p.m. for the Angelus. So, hinto. Ito maganda rin talaga eh. Nakita ko ito nung mga bata-bata pa ako. Pag 6 p.m. talagang you have to pause and then give thanks. Hindi lang yung puro ceremony lang. Pero kailangan ipakita mo na talaga you are doing the what is being said in the Angelus. Tsaka talagang pagninilayan mo, ano bang nangyari for the whole day. I spent the night reading and writing. Galing, no? Hindi lang yung tulog ka na agad, hindi. He is still doing reading as well as writing. After farming, eto na po, doctor. Sabi nung isang bakit ophthalmologist? Pwede ka naman yung yung mas angat. Ngayon, ang dami na eh. Dami ng uri ng doktor. As a physician, eto na po, in the pitan. So, Don Ignacio Tumarong, Rizal's patient, who was able to see again, yan, nagbayad siya ng 3,000 pesos. Wow, galing, no? Ito yung mga patapon na sigurong wala ng pag-asa dahil wala nga silang doktor sa dapitan. So, nagawan ng paraan ni Dr. Jose Rizal. Don Florenzo Azgaraga, Rich Hacendero, nagbigay agad ng cargo of sugar. Ang sugar nung pagkamahal-mahal, mga kapatid. Ang mahal-mahal ng mga yan. So, binahagi rin siguro ni Dr. Jose Rizal sa mga dapiteño kung ano yung meron siya. Yung mga ibang hindi nakaka-ano, gratis na lang. Or, Rizal has to prescribe herbal medicine. Herbal medicine, herba buena, ano yung mga ano natin ngayon. Kailangan ng sa Ilocano kasi ako nakaano yung subusog, tawag na dyan. Meron pa yung lagundi. Yan. So talagang i-ano lang natin, explore lang natin kung ano yung nasa paligid. Merong dahilan kung bakit siya binigay ng Panginoon. So after the cargo of sugar, ayan na. Yan. Sabi ni Dr. Maria Dominga, Dr. Jose Rizal was indeed a skilled ophthalmologist. Totoo po yan. Who in death as in life helped his people to see the light. No, yung window of our soul daw is the eyes. Kailangan makita mo ano yung maganda sa paligid para alam mo saan kaluluga. Ikaw ba ilalaban, tatahimik, sasang-ayon o tututo? Contributions to science, ito yung kayo ng mga na pinangalanan. Built up a rich collection of conchology. Ito yung mga shells, yung mga suso na may 200 species, nakakolect din siya ng 346 shells.
discovered rare specimens na pinadala niya sa ibang bansa. Tapos bibigyan siya ng mga libro na nabanggit na po sa mga discussions. Draco Rizzali, A Flying Dragon, Apogonia Rizzali, A Small Beetle, Racophorus Rizzali, A Rare Frog. No? Sir Ibo, ikaw na rin, maghanap tayo, no? Pangalan natin. Conducted anthropological, ethnographical, archaeological, geological, and geographical studies. So, environmentalist din kasi si Dr. Jose Rizal. Hindi lang yung sa tao rin siya. So, all in one, kung ano ang nilikha ng Panginoon, pinagyayaman po niya. And he discovers. Ito yung binigay niya kay Ferdinand Blumentritt, yung sulfan lighter, which he invented himself and gave Blumentritt in 1887 as a gift. Lighter used as compressor air mechanism. Ito na yung bricks na sinasabi natin. No? While in the Pitan, Rizal also invented a wooden machine for making bricks, which turned out about 6,000 bricks per day. Na ngayon, minodify siya. Nakakita na rin ako ng ganito. And ang galing, hindi lang yung puro bato. Mas anpundasyon. Yan. So the Pitan, syempre, hindi mawawala yung spy na pinadala ng mga friars. Tingnan mo nga si ano? Tingnan mo nga si Rizal, ang pinaggagawa doon. Yan, si Florencio Namanan. Pag nagpinumpunta siya kay Dr. Jose Rizal, assuming the apelido Mercado. Yan. Meron pa siyang mga teacher na pinakita. He introduced himself as a friend and a relative, showing photo of Rizal. Sa huli, sabi niya, ako na lang yung ano mo, ako na lang yung confidential courier mo na mga sasabihin mo sa mga katipunero at kung saan-saan. Yan. Siyempre, pinahuli ngayon ni Dr. Jose Rizal si Namanan kay Captain Singes. At sinabi nga niya, ako po ay hindi na magpapatayin si Dr. Jose Rizal. Mag-i-spy lang po. Okay? So, akala nila makakaligtas sila, no? Sa mga manloloko nila kay Dr. Jose Rizal. After 4 years, eto na po, Rizal left the Pitan with, syempre, yung mga outstanding achievements po niya. Sa probinsya kasi, pag umaalis, para kang may funeral march, ang daming tao. They were expressing sadness that the one man who made their town a happier place would be gone. Hindi lang pwedeng doon na lang maglagay si Dr. Jose Rizal. Ito yung maganda sa probinsya, they will really appreciate you. Kaya ang Dapitan ay gumanda dahil sa kanya. Years have been overlooked that they were actually his most productive years. He showed how he worked as a public servant. Sabi nga, one NGO, hindi siya nakipag-partnership. Although meron din siyang mga kaibigan na tumulong po sa kanya. And sabi niya, results tangible example of how we should imagine the nation today. We should not be just imagining, dapat we'll just put it into action. Kailangan concrete yung gagawin po natin. Okay. So almost all the Pitan folks, young and old, were at the shore to see the departure. Ayan. Kaya nga, yung iba nga, meron pa silang band na dala-dala just to say or just to extend their farewell ceremony to our Jose Rizal. Nung wala na, yun na. At midnight Friday, the steamer departed for Manila. The Pitan Fox shouted, "Adios, Dr. Jose Rizal." Okay? And then they have that farewell march. Sabi niya, "I was in the Pitan, was in that district." In his diary, he wrote, 4 years, 13 years, and few hours. Galing, no? Talagang nakalagay pa talaga sa kanyang diary. Nabasa ko sa isang devotion. Oo nga, no, sabi ko. And this is an inspiration. God will give each person what he deserves based on what he did. To the individuals who try to do good continually and seek glory, honor, and immortality, God will give him eternal life. Hindi man siya, hindi man siya pwede yung 9 lives, baby. 9 lives, hindi. All the memories,
all the achievements made by Dr. Jose Danoli and Fili. Naging mandato na siya. Seek God, love Him, and love your neighbor as yourself. Yun yung ginawa ni Dr. Jose Rizal. God gives good gifts to those who live through Him. One of those gifts, thou is the eternal life. And remember, the greatest contribution is his poem entitled La Juventud Filipina to the Filipino Youth, which states, even in the young age, anyone can serve his or her country and desire the best. Biblically speaking, meron din. Huwag mo sasabihin na bata ka pa at walang magagawa. You can do. So, kailangan ng mga estudyante natin, kunin nyo yung mga, well, hindi nyo naman maalala lahat eh. Kunin nyo yung mga magagandang bagay tapos lagay nyo sa utak, isang araw, ilalabas yan. Pag emergency. Sabi dito, isang famous line ni Rizal, it is useless life, it is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming a part of any edifice. So kailangan, no? Kahit ikaw lang ay maliit, sa campable, pag ano, baka pwede ka pa doon sa isang maliit na maliit na hole, maliit na butas. So be a part of an institution, be a part of an organization, your family, yan ang pinaka ano natin eh, pinaka basic concept natin. Start, you have to educate yourselves emotionally, physically, mentally, yan. Saka ka lumabas, talagang ano ka na, very good ka na as an individual. These are my references po. So thank you po. Thank you KOR sa privilege po na to. Sir. Maraming salamat po, Ma'am Rhea. And ngayon po ay dadako na po tayo sa atin pong question and answer for open forum po natin. Pwede po tayong magtanong regarding dun po sa ating pagtalakayan ngayong araw mula kay Sir Ibo at kay Ma'am Rhea. So pwede po ito gawin through chat or kung gusto nyo po mag-open ang mic, pwede naman po siguro i-type nyo na lang muna yung para lang mas maging organized tayo. Type nyo Rizal. Nabasa po namin yun, tatawagin ko po yung name nyo so that you can open your mic and ask your question. Pero kung hindi rin naman po, pwedeng sa chat po yung mga questions sa ito. So yan po, open po ating floor for questions or any clarifications that you would like to ask. Magandang umaga po. Okay. Sino po ito? Sir RV, ayan. Yes, sir. Putol, napuputol si ma'am. Sir. Hello? Kasi nabanggit ni Ma'am Rhea doon na si Rizal ay nag-angelus, no? Ganun, no? Ano pong ibig sabihin nito na kung siya ay nag-angelus nung panahon na yon? Therefore, kasi nga, di ba po may issue siya sa tungkol sa simbahan. O simbahan, no? Pero dito, nag-angelus siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hiwalay po ba ito doon sa kanyang paninindigan na sa sinulat sa kanyang mga nobela, doon sa kanyang pananampalataya? Okay po, sir. Hello, dinig po. Yes, sir. Yes, Ma'am Rhea. Sa hindi naman ibig sabi doon sa, kasi sa ano eh, yes, naging excommunicado siya, no, kasi lumaban siya sa mga hindi naman siya doon sa mismo reliyon o paniniwala, kundi sa mga gawain na kung saan nakikita niya sa mga praile, parang taliwas ano sa kanya mga sa kanilang mga sinasabi. 'Di ba sa ano doon sa I think Noli or El Fili, yung may yung dalawang dalaw. Yung isang may sakit na pare, tapos sabi niya, mamamatay na ako at tanggap ko, sabi niya. So doon pa lang, alam nung isang pare doon na may mga bagay-bagay din na hindi talaga nila nabibigyan ng katotohanan. Kumbaga, may kontrobersiya na nangyayari, na aware po sila. So hindi sinasabi na dahil excommunicado, hindi ka na mag-angelus.
So it's a relationship naman kasi doon sa mga works ni Dr. Jose Rizal. You can just see na hindi sa religion siya galit, kundi kung ano yung paraan nila ng pagsasagawa na taliwas sa kanilang mga sinasabi. Baka may dadagdag po, Sir Ibo. Opo. Kasi yung kulungan, yung tirahan ni Rizal ay may kalapitan sa bayan. Automatic kasi sa panahong yun ng mga panahon ng mga Kastila at mga malapit sa na kailangan tumugtog yung kampana. So nag-account lang si Rizal na ito ay panahon orasyon na. Na orasyon para sa Angelus. Pero ang sinasabi rin dito, si Rizal ay nakikiayon lamang sa takbo ng ano kasi wala tandaan natin under parole siya no? Lahat ng kanyang gawain ay binabantayan hindi lamang ng pamahalaan kundi ng simbahan din kaya nga namimili nga siya kung sinong pare ang kanyang kakausapin sa mga panahong yon no? At ang pinipinang nagkataon naman sa tapitan ay may bisita ang mga Jesuita no? Jesuits kasi si Rizal ay nag-aral sa Ateneo. Ang nagpapatakbo ng Ateneo ay mga Jesuita. May mga kilala siyang personal na pare. At isa rin sa mga advice sa kanya ay yun, magko-confide siya sa mga Jesuita. So, yun po yung maaring dahilan. Pero kung maari, kasi taliwas nga naman sa pagiging mason niya yung mga ginagawa ng simbahan, maaaring case-to-case basis din para kay Rizal. Alam naman natin, may mga pagkakataon na mga mason ay may sinasabi sila pero hindi naman totoo talaga yung nagawa. Maaring gano'n, no? Kaya nga nung retraction hanggang ngayon, pinagtatalunan pa kung nag-retract ba talaga si Rizal o hindi. Pero sa personal note, ako, ang aking ano doon ay nakikiayon lang si Rizal sa mga nangyayari sa dapitan. Kasi nga, ayaw niya ng gulo. Sana, Sir Ivy, naka... Yes po. Opo. Salamat po sa pagsagot po na ano, tawag po doon, komprehensibo at detalyado po. Opo. Sulitin ko na lang din po, no? Mayroon lang din po akong napansin. Opo. Si Rizal is fisherman, is ano, gusto yung community oriented po siya, no. Sana hindi po ipagkamali na bagamat tumataya si Lotto si Rizal ay wag nating masamang tao na siya. Wag nating iugnay na siya ay motor din ng weteng, no. Motor din. Opo. Yung Bulgaria kasi parang isang oportunidad para mabago yung buhay mo, no. Talaga nandiyan na siya. Pero ako, tumataya rin ako sa Lotto. Minsan, tinatanong ko, ba't pa hindi ako manalo-nalo sa Lotto? Eh sabi nung asawa ko, hindi ka naman tumataya. Tumaya ka muna. No? Pero ano yun, napansin ko rin yun, no? Na ang mga tao noon ay gaya ni Rizal na tumira sa Europa. So, mm-hmm. So yung bayaw ko ay nasa Amerika. Minsan, nanalo rin siya sa Lotto, pero maliit na halaga lang. Eh, kasi dala na yun sa Amerika yun eh. Ang pagkaya sa loob. So, parang oportunidad dito, no? Parang bang, swerte, sabi mo, ano na. Sinamahan pa ng swerte. Yung kamalasan niya sa pagpatapon sa dapitan. Thank you. Okay po. Salamat po. May question po. Galing, nag-raise po ng hand si Ma'am Awit. Ma'am Awit. Magandang tanghali po sa lahat. Alam ko pong nagugutom na kayo. Binabati ko po ang lahat dahil sa kabila po ng holiday po ngayon ay nagkaroon pa rin po tayo ng gawain. Kaya talaga ang tulay ng mga bayani ngayon talaga ay mga guru din pong katulad natin. So po ang katanungan ko lamang po ay ito po. Kasi po kababasa ko lamang po ng isang artikulo na sinulat ni Ginoong Axel Tugano tungkol sa Marikina na nagkaroon po siya ng survey sa mga estudyante at mga guro na sinasabi po dito na kulang daw po ang mga oras na talagang nailalaan para sa pagtalakay ng Noli at Pili. Ang Noli at Pili po ay bahagi ng
panitikan at sa ating pong kolehiyo po ay wala na pong Filipino. Meron po sigurong panitikan pero ito po ay tinuturo ng mga nagpapakadalubhasa o nagpakadalubhasa sa English. Uh-huh. So ang tanong ko po sana sa atin ay naniniwala ba kayo na ang pagkakaroon po ba ng Pilipino sa kolehiyo o kung may babalik po ba itong Pilipino sa kolehiyo, ay posible po kaya tayong magkaroon ng Jose Rizal na isang manunulat na nakapaglikha ng Noli at Pili na kung saan ay isang magaling na obra na hindi namamatay, na napapanahon kahit ang tagal-tagal lang naisulat ito. Yun lamang po. Thank you, Ma'am Awit. Ano? Ako, sumusuporta ako dyan sa ano yan, huwag lang ako ma-redtag. Ano? pero ang sinasabi ko, importante talaga yung Noli at Pili kasi dito unang nakilala si Rizal at dito kinilala yung husay ni Rizal, no? Kasi ito yung kumalat sa buong ano, wala namang nakabasa nung kanyang mga nakapanood nung kanyang orador doon sa ano, no, sa Barcelona, walang yung lumabas lang ang mga sipi ng ito nitong panahon na natin, no? Kaya nga maganda lalo ako I go with the English translation ng ano kasi yun din ang naging batayan ng Tagalog translation ng Spanish kasi ang English at Tagalog, ang Pilipino at English ay halos kambal na wika na pwedeng gamitin pang turo ano sa panahon natin. Sana magkaroon talaga ng asignatura ang Pilipino pa rin kasi mahirap interpret ang mga primary sources at saka yung gamit ng sariling wika, lalo na pag technical, kung walang dalubasaan o walang isang bahagi ng paaralan na yun lang ang tinatalakay. Isang suporta dito yung ginawa ni Sir RB, yung paglalatag ng literatura kasi yun lang yung magpapatibay sa atin na may kultura tayo nung unang panahon. Ang mga literatura, ang mga mito, ang mga lahat ito ay bahagi ng panitikan. At hindi ito tinatalakay ng historiador kasi ako, kung ako ang magtuturo noon, ay bibigyan ko siya ng pansin sa perspektibo ng kasaysayan. Mas maganda rin na mayroong talagang magtuturo doon sa letra by letra o paano ito binuo. Kasi yun naman yung tutulong sa mga magtuturo ng kasaysayan na paano nila aatakihin ang isang paksa na nauunawaan niya talaga. Kasi halimbawa yung mga biyag ni Lamang, 'di ba? Itong mga to ay naging batayan ng mga sinaunang bayani. Kasi wala silang ibang mababasang kasaysayan sa simula 1500 nung 1600 nung naitayo yung ating pamayanan. Lahat ng batayan ng ano ay puro literatura. Shakespeare, ano pa ba, yung ito nga, sina Bonifacio, ano-ano nagpatapang, yung mga nilikha sa Europe, yung mga kanyang nabasang mga tungkol kina Edgar Allan Poe, at iba't iba pa na mga manunulat noon na sa totoo lang, hindi naman dokumentaryo ang kanilang sinusulat, kundi kanilang mga sariling perspektibo at pansin sa lipunan na sa kasalukuyang panahon ay ginagamit naman nating batayan para sa kasaysayan. Di ba? So ako, matibay ang paniniwala ko na dapat ay hanggang kolehiyo ang asignaturang Pilipino. Kasi kung ang De La Salle University ay Ateneo, ito ay mga kilala at mantog ng mga paaralang international professional at ang UP, yung top 4 ng USP, sila hindi tumitigil sa pagtuturo nito. Bakit kailangan pigilan ito sa pampubliko kung saan libre na ang pag-aaral sa kolehiyo? Diba? Yes Salamat. Po at po ma'am. Ano din po, yung sinabi nga sa ano natin sa Constitution, sa Article 14, Section 6, nakasama talaga the use, sustain nga ang sinabi, sustain the use of Filipino as a medium of official communication as a language of instruction in the educational system. And yung Filipino na kung saan inalis ay
isang paraan din na para bang nakakalimutan na, lalo na no, katulad ng halimbawa mga malalalim na pananalita, kaiga-igaya, ano yun, hindi na nila alam kasi sasabihin nila eh, kasi nung high school lang yan eh, di ba, hindi na nila napapansin na nawawala na, na ito ay nasasapawan na ng kung ano-anong uri ng katulad ngayon ang social media, kakaiba, mas nasasapawan na ng mga acronyms. Diba? Minsan hindi ko rin alam yun eh. So, totoo rin, naniniwala ko na dapat ang Pilipino ay kasama pa rin sa kasabay ng pagtuturo ng Rizal. Kasi dito natin na parallel sila eh. Ay inalis mo si ano, inalis mo si Pilipino, tapos eto si Rizal. Paano, ano, parang left and right yan eh. Kailangan balance. Isang tinanggal mo, eto, nagiging ano na tayo ng konti. Siguro may epekto na rin siya para sa atin. So naniniwala ako na talagang dapat nasa college pa rin ang Pilipino subject. Salamat po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apo, salamat po sa inyong kasagutan sapagkat sa totoo lang po medyo mahirap po kasi ang nangyari na pagkawala ng Pilipino, lalo po kami nagpapakadalubhasa po kami sa Pilipino, kinalimutan po namin ang love life, ang mga gimmick sa labas dahil alam naman po natin kung gaano po yung butas ng karami na pinapasok namin kapag nag-aaral po sa Universidad ng Pilipinas. Yeah, sobrang nakakalungkot po talaga na kasabay ng pagkamatay ng asawa ko ay namatay din po ang Filipino subject sa ating kolehiyo. Pero hindi naman po ako ganun nawawala ng pag-asa katulad po ninyong dalawa. Alam kong marami pa po, mayroon pa pong mga nag-comment dyan. Siguro yung iba po natatakot o nag-aalangan pa. Pero kung tama po si Sir Ibo, hindi lamang po, libre po ako sa atin. Tapos ang UST po, may Filipino pa, ang iba pang mga pribadong paaralan, meron pa pong Filipino. Sa atin, libre, pero bakit po tinanggal? Kaya gusto ko lang din pong sabihin yung nilolob ko, lalo-lalo na ngayon na magsasara na ang buwan ng wika. Pag nagsara na po ang buwan ng wika, balik naman po tayo sa Ingles bilang medium ng instruction at na natabunan na po kuminsan ang Filipino. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ma'am Awit. Para sa kaalaman ng lahat, yung aking bunsong anak ay kumukuha ng Philippine Studies sa De La Salle University. Ang kanyang major ay gamit ng Pilipino sa mass media. So, yun yung ano niya, no? Yung kanyang pinaka-major. No? Ito ay napakahalaga kasi hindi naman mawawala ang Pilipino sa pagbuo ng mass media ngayon, gaya ngayon. Paano yung mga dokumentaryo at paano yung ano, kung ang konsepto ay kanduran din. Oh. Di ba? Sana mabuhay ulit yung ano, yung isang bahagi na natutuwa ako dun sa kaibigan kong si Wubi. No, gumawa siya ng isang video, yung senior ko sa inyo na video sa mga kasama ko sa MPC. Si Wubi Villanueva. Hindi ko alam kung nanonood siya. Pero di ba, yung batibot na segment, no, yung ano, buhay na buhay, ano? Marami sa mga kabataan noon, gaya ko, ay natuto sa ganung pananaw. So, salamat. Sana buhayin ng... Yes, ma'am. Sige po. Dahil nalalapit na po ang panghalian, siguro mag-open na lang po tayo ng isa pang question para po sa ating mga speakers po or lecturers natin today. Kung may gusto po pong magtanong, raise hand po or mag-chat po ng kanyang question so that we can entertain. Okay po, sige po, mukhang sa ngayon po ay wala na po nagtatanong. Tayo po ay dadako na sa ating pag-award ng mga certificate na pangungunahan po ni Ms. Leilani DL Escalada, Director po ng External Linkages Office. Thank you, sir. Thank you, Sir Tumlos, sa pag-introduce. Yan. Okay. Nagpapasalamat po kami sa dalawang speakers po natin ngayon at ito po ang inyong certificate.
Typical nga ba? Certificate Presentation. Marikina Polytechnic College and Knights of Rizal, Marikina City Chapter awards the Certificate of Recognition to Sir Libner M. Bautista for his expertise as a source speaker today. Hindi ko na babasahin ang buo kasi ano eh, tanghalian na tayo. So this is for and History Month, celebrating hashtag victory and humanity. Signed by Sir Dr. Loreto A. Santos and to be signed by our OIC President, Attorney Lily Freda Emilia Sesopor. Maraming salamat, Sir Libner and Bautista. Napakaganda ng inyong pagbabahagi sa amin. At of course, kay Ma'am Rhea, ganun din, salamat po sa inyong pagiging resource speaker namin today. At ito po ang inyong certificate. Bibigyan po namin kayo ng physical copy nito. We'll tell you when para makatalo naman kayo sa MPC. Salamat po. At syempre, ito pong event na to, ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa mga taong nasa likuran. Yan, may mga MCs natin, mga facilitators, mga in charge of technical aspects, ay bibigyan din po ng certificate. Okay? So ipapakita po sa inyo yan ni Sir Jomel. Sir Jomel lang nagaan sa atin ngayon. Okay. Yes. So, bibigyan po tayo lahat ng certificate. Hindi ko lang masyadong mabasa dahil maliit po yung sulat. Nasesya na. Okay. So, marami po salamat sa lahat po ng nakisa at lahat po na naging bahagi ng ating History Month. First time po natin ginawa ito sa MPC at natutuwa po ako sa at nakakatuwa po at binigyan tayo ng proposal na ganito ni Sir Jomel together with the Knights of Rizal to come up with this particular lecture series. Sa ating mga lecture series, nakilala ko si Rizal na nang mas malalim. At sa totoo lang, no, nung ako'y estudyante na high school, pagdating ng discussion ng Noli Metangere at El Filibusterismo, aminin kong inaantok ako. Siguro hindi ko alam kung anong basehan. Siguro hindi ko masyadong naiintindihan kung ano talaga at para saan talaga ang Noli Metangere at El Filibusterismo. Pati nung ako'y nag-college, nung sa subject na Rizal, medyo hindi ganoon ang pagka-interest ko na intindihin ang subject. I admit I took the subject kasi requirement siya sa curriculum. Pero ngayon, mas naging malalim ang pag-intindi ko sa buhay ni Rizal dahil sa mga lecture series na to. At na-realize ko na, kaya pala siya ang pagbansang bayani. Kapuri-puri ang kanyang buhay, bagamat maiksi, na maiksi lamang, siya, pero napakarami niyang nagawa para sa mga Pilipino at para sa ating lahat ngayong henerasyon. Sa lecture ni Sir Libner M. Bautista, congratulations po, no? Si Rizal sa bawat individual sa pagbuo ng maunlad na lipunan, nakakatuwa na malaman na si Rizal ay may mga ganitong traits, yung palakaibigan siya. O nga, no, nung nasa college kami, tinalakay namin yung mga iba't ibang sulat niya sa mga foreigners na naging kaibigan niya. At hindi lang talaga kaibigan with benefits. Ano? Kasi talagang tinulungan siya, sinusuportahan siya, hindi lang sa financial na bagay. So, importante siguro sa pagbuo ng ating sarili ay maging palakaibigan tayo, katulad ni Rizal. At magkaroon ng mga totoong kaibigan. Yung hindi paggamit ng dahas na sinabi niyang nangangailangan tayo ng leader para gawin ang pag-aaklas.
masipag siya, no? Ang gusto ko sa kanya yung ang dami-dami niyang ginagawa at ang dami-dami niyang naiisip. Na sana magkaroon din ang bawat isa sa atin at bawat isa sa ating mga kabataan na hindi yung pagsi-cellphone lang, pag-chat lang, or pagbabasa lang ng sa FB, mag-isip din tayo ng ikabubuti at kaayon ng ating sarili. Gusto ko yung metaporya ng piso, no? Natuwa ako doon. Oo nga naman, pag nabariyahan mo ang 1,000, magkakakalas-kalas na at madali nang gasusin pag nabariyahan. At importante yung pagpapahalaga sa sarili para may halaga ka sa lipunan. So maraming salamat sa iyo, Sir Libner, sa pagmumulat na ito sa amin. Si Ma'am Rhea, para naman sa pamayanan. Yan, bagay na bagay sa iyo yung talk na to, Ma'am, ano, being the head of extension services. Ngayon ko lang naunawaan kung ano yung progressive education talaga ng malaliman. Alam ko siya, pero naririnig ko na siya, pero napag-aralan ko na, no, bilang isang guro. Pero ngayon ko lang malalim na naintindihan kung ano ang progressive education. And ginawa pala ni host ng ating bayan ito noon, itinuro niya yung progressive education noon sa Dapitan. At napakarami ang naging role sa community at siguro kulang ang nailista ko. Pero siya ay naging teacher, naging surveyor, engineer, fisherman, physician, and environmentalist. Ang dami niyang naging contribution bilang individual sa community. Sana tayo din na bilang isang parte ng isang pamayanan o isang community, makapag-isip din tayo kung para sa ikauunlad ng lugar na kung saan na, kung nasaan tayo. Hindi yung umaga, gising tayo, papasok sa trabaho, pag-uwi, pagod na, during weekend, wala pa rin gagawin kundi yung para sa yung sa bahay, maglalaba, tapos na araw. No? Mag-isip tayo kung paano tayo makakatulong sa ating pamayanan na kutulad ng ginawa noon ng ating bayani na si Jose Rizal. We have to involve, to be an involved citizen in our community. Maraming salamat po, Ma'am Rhea, sa pagbabahagi na to ng buhay ni Jose Rizal at kung paano kami paano kami at ng henerasyon ngayon magiging bahagi ng ating pamayanan at makakatulong sa pag-unlad nito. Maraming maligayang araw na mga bayani at naniniwala ako na tayo ay bayani rin, no? Bayani rin sa o pwede ding maging bayani sa ating pamamaraan. Isa puso natin, mga natutunan natin ngayon sa buhay ni Jose Rizal at sa lahat ng mga naging lectures ng ating mga speakers. At nawa ay hindi natin isang tabi ang lahat ng mga aral na natutunan natin. Muli, marami pong salamat. Again, marami pong salamat sa Knights of Rizal, Marikina City Chapter, kay Dr. Loretta Santos. Sir, good morning po. Salamat po sa webinar na ito, sa pagtulong niyo po sa amin. At sana marami pa tayong webinars na magamat para sa mga teachers, para sa mga non-teaching staff. Sana no, magkaroon tayo ng webinar also for them. At of course, sa mga estudyante. Kay Sir Tos, sa naging institution, as webinar, salamat po sa inyong lahat. At sa SOCSAI Department, Sir Barcena, napakahuhusay po ng inyong mga guro, napakahuhusay ng mga guro natin sa MPC. Siguro pwede na po tayong lumabas, no? Pwede na nating ilabas ang ating mga teachers para naman sa national and international webinars na sila ang mga speakers. Maghahanap tayo ng oportunidad para dyan. Sir Jomel na nasa background, thank you for this, for organizing this. Si Sir Jomel po talaga. Ako, chawari-wari-wap lang ako talaga dito. So, kung hindi kay Sir Jomel, wala po tayong lecture series ngayon. Ano lang kami, ako bilang director ng external, sumuporta sa kanya at nagbibigay ng
lunch sa mga speakers. Okay po. Hanggang sa muli, marami pong salamat at maligayang tanghalian. Tama ba yun? Maligayang tanghalian. Okay, congratulations everybody. Congratulations. God bless. Maraming salamat po. Siguro po bago tayo tumuloy sa ating tanghalian, no? Tingin po tayo sa ating screen. Meron po dyan yung ano po natin, evaluation survey. Iniimbitan ko rin po kayo, no, bago tayo wakasan itong series, open po ninyo ang inyong camera para po sa ating pagpipicture, no? Kuha tayo ng picture or photo op po natin. Okay po, invite ko po lahat mag-on ng kanilang camera. So maraming salamat po sa 95 na participants na nandito ngayon. Sige po. Simulan na po namin ang pagkuha ng sure po. Congratulations po kay Mreya at Sir Ebo. Wow, Sir Bernie. Hello po. Wow. Nice to see your pagwapuhan, Sir Cos, Sir Ma'am Santiago, at mga guests po namin. Ma'am Awit. Okay po, sige po. Muli, pinapasalamatan po namin kayong lahat. Lahat po na nag-organize, lahat ng dumalo. At dito na po nagwawakas ang ating lecture series at magiging ito po nga lecture ngayon. Okay, thank you. Salamat po. Don't forget po yung ating evaluation form, paki-fill out po. Thank you. Issues again. Jean. Thank you, Ma'am Lani. Jean, thank you. Salamat. Sa mga estudyante.